dapat po munang alamin or matukoy ang pangunahing problema ng bansa upang mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng solusyon. We should have a specific goals, do research, and make a policy that is fair for everyone. Walang problema sa pulisya. Iayos lang ang pagpapatupad. Bago patubas ang batas, pag-aralan muna gusto ng government. Two things, clarity and execution. Both, you need the communication and monitoring. As simple as that. Mandato ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na gumawa ng mga pag-aaral at pananaliksik ng mga pulisiya at programa ng pamahalaan at magbigay ng rekomendasyon sa mga mambabatas sa pagbabalangkas ng mga pulisiyang makakatulong sa ating bansa. Sinusulong ng aming ahensya ang evidence-based policy making upang bigyan din ang kalagahan ng pulisiya na batay sa datos at policy research na sumusuri sa tunay na kalagayan ng ating mga komunidad. Napakahalaga ng policy research, lalo na sa mga panahong dumadaan sa krisis ang ating bansa. Kapag pulisiya ay pinag-aralan, susulong ang bayan! In need of references for your research? Do you want a digital library that you can access for free anytime and anywhere? You don't have to look far. SERPY is here for you. SERPY is an online database of socioeconomic materials produced by the Philippine Institute for Development Studies. Government agencies, research and academic institutions, and international organizations based in the Philippines. It is the country's first online repository of socioeconomic information, created for policymakers and development practitioners, researchers, educators, and students. To access SERPY, just visit the PIDS website and click the SERPY widget under the Databases tab, or type serp-p.pids.gov.ph. SERPY has a wide variety of materials such as journal articles, books, research papers, working papers, policy notes, audiovisual materials, and more. As of 2022, SERPY has more than 60 partner institutions contributing knowledge resources to the database. SERPY provides a comprehensive coverage of references encompassing 22 research themes: labor and education, gender and development, poverty, technology and innovation, trade and industry, and many more. On the enhanced website of SERPY, you can filter your research by keyword or author, publication type, research theme, or year published, all at the same time. SERPY has more than 7,000 publications and audiovisual materials that you can access and download for free. What are you waiting for? Visit SERPY now. Socioeconomic Research Portal for the Philippines, innovating knowledge exchange and policy research. So what is PIDS? For over 40 years, the Philippine Institute for Development Studies, or PIDS, has been the country's foremost socioeconomic think tank. It conducts rigorous and objective policy research and analyses that help the government in crafting relevant policies, plans, and programs in support of the country's long-term vision and development goals. PIDS pursues its mandate through three basic programs: research, dissemination, and outreach. Through its research program, PIDS identifies and prioritizes studies, develops proposals, and conducts research on priority areas. The results of these studies are then disseminated through different platforms, publications, online resources, PIDS Corner, seminars, and the Development Policy Research Month, or DPRM, held every September. To shed light on key policy issues, the advice and expertise of the Institute's research fellows are also sought by policymakers, government agencies, private sector, and civil society. Since 1977, PIDS has completed numerous policy studies on a wide range of development topics,
This brand of service has then translated to policies and programs that have improved the lives of every Filipino. Philippine Institute for Development Studies, service through policy research. Dapat po munang alamin or matukoy ang pangunahing problema ng bansa upang mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng solusyon. We should have specific goals, do research, and make a policy that is fair for everyone. Walang problema sa pulisya. Iayos lang ang pagpapatupad. Bago patubas ang batas, pag-aralan muna gusto ng government. Two things, clarity and execution. Both, you need the communication and monitoring. As simple as that. Mandato ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na gumawa ng mga pag-aaral at pananaliksik ng mga pulisya at programa ng pamahalaan at magbigay ng rekomendasyon sa mga mambabatas sa pagbabalangkas ng mga pulisiyang makakatulong sa ating bansa. Sinusulong ng aming ahensya ang evidence-based policy making upang bigyan din ang kalagahan ng pulisiya na batay sa datos at policy research na sumusuri sa tunay na kalagayan ng ating mga komunidad. Napakahalaga ng policy research, lalo na sa mga panahong dumadaan sa krisis ang ating bansa. Kapag pulisiya ay pinag-aralan, susulong ang bayan! In need of references for your research? Do you want a digital library that you can access for free anytime and anywhere? You don't have to look far. SERPI is here for you. SERPI is an online database of socioeconomic materials produced by the Philippine Institute for Development Studies. Government agencies, research and academic institutions, and international organizations based in the Philippines. It is the country's first online repository of socioeconomic information, created for policymakers and development practitioners, researchers, educators, and students. To access SERPI, just visit the PIDS website and click the SERPI widget under the Databases tab or type serp-p.pids.gov.ph. SERPI has a wide variety of materials such as journal articles, books, research papers, working papers, policy notes, audiovisual materials, and more. As of 2022, SERPI has more than 60 partner institutions contributing knowledge resources to the database. SERPI provides a comprehensive coverage of references encompassing 22 research themes: labor and education, gender and development, poverty, technology and innovation, trade and industry, and many more. On the enhanced website of SERPI, you can filter your research by keyword or author, publication type, research theme, or year published, all at the same time. SERPI has more than 7,000 publications and audiovisual materials that you can access and download for free. What are you waiting for? Visit SERPI now. Socioeconomic Research Portal for the Philippines, innovating knowledge exchange and policy research. So what is PIDS? For over 40 years, the Philippine Institute for Development Studies, or PIDS, has been the country's foremost socioeconomic think tank. It conducts rigorous and objective policy research and analyses that help the government in crafting relevant policies, plans, and programs in support of the country's long-term vision and development goals. PIDS pursues its mandate through three basic programs: research, dissemination, and outreach. Through its research program, PIDS identifies and prioritizes studies, develops proposals, and conducts research on priority areas. The results of these studies are then disseminated through different platforms, publications, online resources, PIDS Corner, seminars, and the Development Policy Research Month, or DPRM, held every September.
To shed light on key policy issues, the advice and expertise of the Institute's research fellows are also sought by policymakers, government agencies, private sector, and civil society. Since 1977, PIDS has completed numerous policy studies on a wide range of development topics. This brand of service has then translated to policies and programs that have improved the lives of every Filipino. Philippine Institute for Development Studies, service through policy research. Welcome to the PIDS webinar series. Before we start our virtual event, we have some reminders. For attendees, your microphone is automatically muted upon entry. If you wish to join the discussion, click the Q&A icon, type your question, and click Send. For Facebook viewers, you may send your question using the comment section. Remember to keep your questions concise and direct to the point. We will screen all questions to ensure that they are relevant to the webinar topic and the presentation. The moderator will read the questions during the open forum and cover as many as possible depending on the available time. This webinar is being recorded and live streamed on the PIDS and SERPI Facebook pages. The recording will also be made publicly available on the PIDS YouTube channel. Thank you for joining us, and we look forward to your active participation. Isang magandang araw po sa ating lahat, and welcome to the PIDS webinar titled Examining the Impacts of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. I am Sasa Esguera, and I will be your host and moderator for today's event. Just from the title of our event today, I'm sure you already know now what will be our focus for today's discussion, and that is the impacts of the 4Ps on poor Filipino families. The 4Ps, signed into law on April 14, 2019, recently marked its 5th anniversary just last week. With its institutionalization, the 4Ps has become the national poverty reduction strategy of the Philippine government. The Department of Social Welfare and Development, or DSWD, serves as the lead implementing agency for the program. Our discussion today actually builds upon our conversation from last Monday's PIDS webinar, where we tackled or focused on the studies in agriculture. Alam niyo po ba na 40% ng ating 4Ps beneficiaries ay nasa agricultural sector? And it was actually mentioned by our PIDS president in his opening remarks last Monday that while agriculture is crucial to our economy, marami pa rin po sa ating mga magsasaka ang nananatiling mahirap. In this discourse on poverty, our discussion today is particularly interesting because we are looking into one of the major programs aimed at assisting the poor. And we have two PIDS studies today to be featured for focusing on 4Ps. So the first study explores the impact of 4Ps on human capital investment in children from poor households, while the second study delves deeper into the program's impacts on the school attendance of children monitored and non-monitored within the 4Ps households. Now, before we begin, I would like to remind all of you to actively engage in today's discussions and feel free to ask questions, share your thoughts, and interact with our panelists through our Q&A box in the on Zoom and the comment sections on our Facebook Live. Now, without further ado, let us welcome PIDS President Dr. Aniceto Orbeta Jr. to give his opening remarks to formally start our program. Dr. Orbeta, the virtual floor is now yours. Good morning to all participants here and on Zoom, and those watching via the PIDS and SERPI Facebook pages. Welcome to another webinar this month titled Examining the Impacts of Pantawid Pamilyang Pilipino Program, or 4Ps. Before we start, let me greet the esteemed officials present here today, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Adonis Sulit, Senate Economic Planning Office Executive Director Merwin Salazar,
Pamantasan ng Lungsod ng Manila College of Public Administration, aking Dean Noemi Gupoyo. Barstern University Interdisciplinary Studies Department Chair, Agnes Silva. Differently Abled Women Network President, Milagros Makiling. Green Valley College Foundation Incorporated President, Romeo Sustiker Jr. Philippine Consortium for Social Welfare and Human Development Research Incorporated CEO, ni Camille Sanchez. Aspire Philippines Executive Director, Rogelio Diaz. I would also like to greet the various representatives from the government, academe, the private sector, the civil society, and media virtually present today. High poverty incidence is a continuing challenge in the Philippines. According to the Poverty Statistics Report of the Philippine Statistics Authority, about 22.4% of Filipinos, or 25.24 million people, were impoverished as of the first semester of 2023. In response, the government's commitment to fighting poverty is evident in initiatives like the Pantawid Pamilya Filipino Program, or for Peace, inspired by the successful conditional cash transfer or CCT programs in other regions like Latin America and Africa. Formerly called Ahon Pamilyang Pilipino, it was piloted in 2007 and was legislated as Republic Act 11310 or For Peace Act in 2019. The law mandates that PIDS evaluates the program regularly. With each institutionalization, For Peace is undoubtedly the banner social protection program of government. For Peace provides financial assistance to eligible poor households, particularly those with children 0 to 18 years old. It supports its current and long-term well-being by encouraging them to stay in school through education grants for a maximum of 3 children per household, keeping them healthy through health and nutrition grants and even rice subsidies. By the end of last quarter of 2023, the program reached 4.4 million active households in 41,676 barangays nationwide, with a total of 71.5 billion pesos in cash grants distributed. Social protection programs like For Peace plays a crucial role in improving quality of life of vulnerable populations by targeting the root causes of poverty. It directly addresses the systemic issues that trap families in cycles of poverty, empowering them to break free and build a better future by investing in the education and health of the children of low-income families. The results of the PIDS Third Wave Impact Evaluation, which I co-authored in 2023, revealed that For Peace continues to yield positive results. We found the successes in education, children's and mother's health, overall household well-being, and community engagement. The program even fosters valuable life skills like determination and grit among children. However, some areas like nutrition and child labor require for further investigation. Today's webinar will featured two PIDS studies to delve deeper into the complexities of private alleviation programs and better understand their effectiveness in improving the well-being of poor Filipino households. Through these presentations and subsequent discussions, we aim to explore various facets of program implementation and outcomes, providing us with valuable insights to refine and enhance these initiatives. The first study, Conditional Cash Transfers in Resource-Poor Environment, evidence from the Philippine Poor Peace, explores how school and health facility characteristics moderate the Poor Peace influence on its beneficiaries' educational attainment and health-seeking behaviors. Dr. Michael Ralph Abrigo, PIDS Senior Research Fellow, Danica Astilla Magunicia, Consultant, Sandra Tam, Research Specialist, and Cheryl Yee, Administrative Assistant, wrote the paper. The second study, who gets monitored among Philippines Four Peace children and why it matters for their non-monitored siblings, investigates how monitoring children with recipient households affects the program's effectiveness, particularly for non-monitored siblings. The second paper was also written by Dr. Abrigo, with Kian Alicante, a former research analyst, and Chris Ann Millad, a supervising research specialist.
Dr. Abrigo will present both studies, joining to give their to give further insights as discussants are the Department of Social Welfare and Development for Peace Grievance Redress Division Chief Augustos Lito Narag, Union of Local Authorities of the Philippines Public Relations Officer Honorable Kate Galang Cuseteng, and samahan ng nagkakaisang pamilya ng Pantawid spokesperson Gina Catacio. By integrating new knowledge and perspectives gained today, we hope to contribute meaningfully to the developing more strategies and actions that will significantly improve the living conditions of our most vulnerable population. Let us commit to using this platform not only to as a means to exchange, but also as a catalyst for real and sustainable change. I look forward to your active participation. Again, good morning to all. Back to you, Sasha. Thank you so much, Dr. Urbeta. At pag-uusapan pa natin ang 4Ps maya-maya lamang. Pero bago ang lahat, kagaya ng ginagawa natin sa lahat ng ating mga webinars, no, PIDS webinars, magkakamaran muna tayong PIDS poll question, ano, para lang malaman natin ang inyong mga ideas, ano, tungkol sa ating pag-uusapan ngayong araw. So, as mentioned earlier, our discussion will examine 4Ps impacts on the welfare of poor Filipino households. For our poll question, ang question natin ay, in your opinion, what is the most significant barrier preventing 4Ps beneficiaries from fully benefiting from the program? Again, the question is, in your opinion, what is the most significant barrier preventing 4Ps beneficiaries from fully benefiting from the program? So, pipili lang po tayo ng isa, na, yung pinaka sa apat na ito, pero alam ko naman na itong apat na ito ay ilan sa mga ano naman talaga, is ilan sa mga challenges ng ating programa. So ang una nating option diyan o ang ating pamimilian, una ay lack of awareness about the program benefits. Pangalawa ay accessibility issues. Siguro dito na rin pumapasok yung mga supply side issues natin or challenges, ano? Administrative challenges kagaya ng mga delays in cash transfers. At ang pang-apat ay inadequate coordination between government agencies. So kumbaga yung convergence between and among different government agencies, ano. Para sa ating mga Zoom participants, maaari nyo pong i-click ang ating link ng Mentimeter sa ating chat box. Samantalang sa ating mga Facebook Live participants, maaari nyo pong i-click o maaari po kayong mag-join sa pamamagitan ng pag-click sa link na nasa ating comment section. Again, ang question po natin, ano po ang pinaka-significant barrier preventing 4Ps beneficiaries from fully benefiting from the program? Meron po tayong 325 attendees currently, no, dito sa ating Zoom, and meron naman tayong mga 40 na live viewers sa ating PIDS Facebook page. So we encourage everyone to join the poll. Hintay lang natin ang panandalian, pero siguro team, pwede na nating ipasilip kung ano ang sagot ng ating mga viewers ngayong araw. Team, please. Ayan. Okay. So currently meron tayong, ayan, dumadami yung ating ano, yung sumasagot ng ating poll, pero meron tayong 110 na sumagot sa ating poll. At ang pinaka nakita nila na significant barrier dito sa ating poll na ito ay yung accessibility issues. At yan ay siguro yung supply side nga. Ano. At pumapangalawa dyan yung inadequate coordination between government agencies. Kagaya na nabanggit ko, ito nga yung convergence between and among the different government agencies. At syempre, hindi ko na ito papalawigin pa. Mas maiintindihan natin ito, no, at may papakita pa siguro ito ng ating presenter for today's discussion sa dalawang studies na ating i-feature ngayong araw. Alright, so before anything else, let us now proceed to the two studies we have today. So yung ating unang study is titled Conditional Cash Transfers in Resource-Poor Environments, Evidence from the Philippine 4Ps. It is authored by PIDS Senior Research Fellow Mike Abrigo, PIDS Consultant Danica Astilla Magonsha, Research Analyst Sandra Tam, and Administrative Assistant Sherry Lee. It examines how school and health facilities facility characteristics moderate the program's influence on educational attainment and health-seeking behaviors.
The findings of the study provide valuable insights for policymakers regarding the design and implementation of CCD programs, particularly in resource-limited settings. Now, the second study naman po is titled Who Gets Monitored Among Philippines' Four-Piece Children and Why It Matters for Their Non-Monitored Siblings. It is also authored by Dr. Abrigo together with former research analyst Kian Norby Alicante and supervising research specialist Chris Ann Melan. This study investigates how the monitoring of children within recipient households affects the program's effectiveness, particularly for non-monitored siblings. Ngayong araw po ay kasama natin si Sir Mike to present both studies. So before I give the virtual floor to Sir Mike, allow me to provide a brief introduction about him. In addition to leading PIDS impact evaluation of 4Ps, Sir Mike also directs his attention to studies in basic education as mandated by the Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 Act. His research focuses on the welfare implications of population change and of human resource policies, some of which have been published in international peer-reviewed journals. He also obtained his BA in Development Studies and Master of the Statistics degrees from the University of the Philippines and his MA and PhD in Economics from the University of Hawaii. In 2022, Sir Mike was recognized as an outstanding young scientist in the field of economics by the Philippine National Academy of Science and Technology. Let's show our support for Sir Mike by giving him a virtual round of applause. Sir Mike, the virtual floor is now yours. So much, Sasan. Let me share my screen. Minessage ko si Meili kanina, sabi ko, ano, kinakabahan ako. There's kanina 200 plus. Ngayon 300 plus na. So I think this is the biggest crowd that I've presented to. Yes, sir. And meron pa tayo sa Facebook. So thank you so much for being here. There are two studies na pipresent ko ngayon, as mentioned kanina. So pinagsama ko na siya into this one presentation, 30 minutes hopefully. Who benefits from 4Ps? When we were thinking about this study, inisip lang namin, during that time, nakalabas ng discussion paper on the impacts of 4Ps by Dr. Beta. Paano po ba natin kukulitin yung data na nag-gather nila? Ano pang kwento yung pwede natin kunin from that information that they gathered from the field? So, ang kinalabasan nun, these two studies, and I just want to thank my co-authors, these dalawang paper na to, si Kian, at si Cam, for one paper, and then Danica, Alexandra, and She for the other. Essentially, yung dalawang studies na to, kasummarize ko siya into 12 observations that I hope people would poke people's minds and think more about the program and how we implement this. So, ang main message ko for this day is that program impacts vary across contexts. So, paglabas tayo ng estimate na ito yung impact ng 4Ps, yun yung average. So, on an average 4Ps per recipient, ito yung ganansya nila. Pero, if you try to dig deeper, posibleng iba-iba yung impact na nakukuha ng iba't ibang klaseng tao in different settings. Yun yung gusto kong message na mai-impart sa inyo today. At kung imbibe niyo yun, I guess I made a good good presentation today. So ito na cover na to ni Dr. Urbeta kanina, why 4Ps. 4Ps was created back in 2007 and eventually it became a law to break the intergenerational cycle of poverty by encouraging poor households to invest in health and education of children. So, mahirap na pamilya, hindi sila makapag-invest sa education, sa health ng mga bata. So, itong mga batang to, pagtanda nila, mababa yung human capital nila, maliit yung kanilang productivity, maliit yung sweldo nila, and eventually, mas mataas yung unemployment, mababang kita, and this leads to a cycle of poverty. Yung 4Ps, pumapasok siya to encourage households to invest on their children in education, in health, so that eventually these children would have mas mataas yung kanilang human capital, makakuha sila ng mas maayos sa trabaho, mas mataas na kita, at makaalis sila doon sa cycle of poverty na yun.
ito yung theory of change ng ating 4Ps. So, investments in health education, merong monthly family development sessions, and hopefully this would increase utilization of healthcare services, increase yung school participation, improve yung parenting knowledge ng mga magulang, mga batang ito. And eventually, ang idea is that when we have these activities ng mga households, this will lead to better health ng mga bata, higher educational attainment, improved parenting practices. And eventually, longer-term outcome, higher productivity ng mga bata, mas mataas na kita para sa susunod na generation. And this would break the cycle of poverty. And over the course of the 4Ps since 2007, marami ng impact evaluation studies. So, yung una is a randomized controlled trial back in 2011 yung data collection. The second wave is a regression discontinuity design back in 2013. Yung latest is also an RDD study back in 2017-2018 yung data collection. And actually, we are collecting new information para naman sa fourth wave. And hopefully, it will come out this year or next year. Ang general findings ng mga evaluation to, ng mga previous evaluations, is that for the most part, yung program has achieved yung short-term and medium-term outcomes in terms of education and health ng mga beneficiaries. So across the three waves, meron mga consistent na mga results. One is that on attendance to prenatal visits, mas mataas yung pagkakaroon ng prenatal care, for at least four prenatal care visits ng mga nanay. There is positive impact on investment in education. There's increased uptake of child health services. So, nag-increase yung deworming, incidence ng deworming, weight monitoring, vitamin A supplementation. Although, wala tayong nakita impact on child immunization for all these three waves. And neglect ko siya kasi babalikan ko siya later when we looked at the results of our studies. And then, nakita rin dito na there's a positive impact on education outcomes. So, higher enrollment sa school age, sa high school age children, mas weaker yung impact sa, weaker pero meron pa rin impact on elementary school age children in IE2 and IT3, pero mas mataas yung participation rates for this age group. Pero dun sa tatlong waves na yon, meron ding mga paiba-iba yung resulta. So, conflicting yung results. So, for instance, yung attendance to postnatal visits, nung wave 1, nung maliit pa lang yung 4Ps, nag-increase yung postnatal visits tsaka yung attendance. Pero nung more recent na results, lower na yung proportion na nag-visit postnatal. So there's also lower employment among program beneficiaries. It's observed in IE3. Ang gusto sana natin na mas mataas yung employment ng mga 4Ps, pero what we found, what Dr. Roberta found in wave 3 was that yung beneficiaries actually have lower likelihood of being employed. There's also mixed results on child anthropometric indicator. So, nung wave 1 RCT, there's a significant decrease in stunting prevalence dun sa mga bata. Pero nung wave 3, it suggests na parang nagtaas ng konti yung stunting prevalence. In terms of child labor duration, yung wave 2, ang results, there's a reduction in duration of child labor. Pero nung wave 3 na, there's no observed reduction in duration of child labor. Parang pareho lang sila yung mga hindi nakatanggap ng 4Ps. Tapos nakita rin from the wave 3 study that there's 9 in 10 children engaged in child labor while they are enrolled in school. So ito yung mga results na medyo conflicting. So itong study namin, hindi ganun yung gagawin. We're looking at impact, yes. Pero we try to take one step back and try to think about itong mga impacts na to. Dalawa lang yung questions na gusto namin sagutin. Una, who are the 4Ps beneficiaries? Pag sinabi natin yung 4Ps beneficiaries, sino sila? Alam natin na yung 4Ps beneficiaries mahihirap. Pero pag sinabi mahihirap, ano yun? Ano ibig sabihin ng mahihirap? Nakaka-access pa sila ng, sa school, sa facilities, saan sila nakatira, anong klase mga tao ba sila? Pangalawang naming tanong, in what context do program recipient benefit from the program? Kailan ba mas malaki yung impact ng 4Ps? Saan siya nag-work, saan siya hindi nag-work? Ano yung kaya niyang sagutin, ano yung hindi niya kayang sagutin? Ano yung kaya niyang mga i-bridge ng mga problema?
So ganoon lang kasimple yung mga gusto namin tanong, tapos spread over two papers and we will summarize it into 12 points. Yung data na ginamit namin dito is the same data that was used by Dr. Herbeth in the Wave 3 study, Wave 3 Impact Evaluation Study. So lumibot po yung team, nagtanong-tanong sa mga households, 4Ps and non-4Ps, nakahanap sila ng 6,775 na mga households na kausapin para tanungin tungkol sa buhay nila, kita nila, trabaho, edukasyon ng mga bata. Yung mga household na to, pinili sila, depends kung gaan sila kalayo doon sa poverty threshold nung ginawa yung listahanan 1. So kung mas malapit ka doon sa poverty threshold nung ginawa yung listahanan 1, mas malaki yung chance mo na mapasama dito sa sample ng households na kinausap for the 4Ps third wave impact evaluation. So yung sinama doon sa data na yon, doon sa survey na yon, ay yung mga 4Ps beneficiaries na naisama from 2008 to 2014. Yung survey was implemented between 2017 and 2018, so towards the end of the year, early of the year. So during that time, dapat yung mga bata nasa school, di ba? Tapos, what we found when we were looking at the data is that yung mga nasa kaliwa at kanan ng poverty threshold, maliban sa, syempre, mag-iba yung kita nila, yung per capita income nila, pero in terms of characteristics ng household, access to facilities, distance to roads, mga ganyan, balanse naman sila. So parang ang idea, kung nasa kaliwa o kanan ka ng poverty threshold, doon sa maliit na band ng mga house, ng per capita income na napuntahan ng mga surveyors natin, para siyang experiment, kumbaga. So estimation. So dalawang papel to, dalawang techniques yung ginamit namin. Una, we want to estimate yung moderation effects. Ang idea nito, ang gusto namin malaman dito, yung 4Ps ba, na-influensyahan ba niya yung level, direction, o kung meron bang relationship yung dalawang variables, for example, distance to school, tsaka school attendance. Pag sinabi mo ba yung 4Ps, mag-iiba yung relasyon ng distance to school, tsaka school attendance. So, essentially, same techniques na ginamit ni Dr. Herbeth in his study. Please look into that study. One of the issues dito sa study nito is a local average treatment effect. Doon lang kami pwedeng magkwentuhan doon sa maliit na band na yon, nung per capita income na yon. Okay? Ang pwede natin pag-usapan dito ay yung mga tao na nakakuha ng 4Ps kasi mas mababa siya ng konti yung kanyang per capita income doon sa poverty threshold nung ginawa yung listahan ng 1. So yun yung isang papel. Yung isang pang papel looks at marginal treatment effects naman. Ang tanong dito, does 4Ps impact vary by compliance type? So if you think about yung 4Ps and other programs for that matter, posibleng magkakaibang type yung mga household na sumasali doon sa mga programang ito. Okay? So meron tayong tinatawag na compliers. Ito yung mga household o mga tao na kukuha lang ng 4Ps, kung 4Ps yung ating programa, dahil laging eligible sila. Okay? So sabi natin, poverty threshold yung eligibility natin, mas mababa ka sa poverty threshold, mahirap ka, eligible ka for 4Ps, dahil inoferan ka ng 4Ps, tinanggap mo. O kung hindi ka eligible kasi mas mataas yung per capita income mo sa poverty threshold, so hindi ka mag-4Ps. So yun yung mga compliers natin. Pero meron yung mga tao na tinatawag natin na always treated. Ito yung mga tao na offered mo man o hindi ng 4Ps, gagawa sila ng paraan para magkaroon ng 4Ps. Okay? And possible kasi na for many reasons. Una, kasi model yung ating PMT, yung proxy means test natin. So posibleng mali yung pag in-estimate doon sa model, medyo mayaman siya ng konti sa poverty threshold, pero sa tuwang buhay, hindi pala. So pwede siya magpare-assess. So ito yung mga taong yun. Itong mga taong to na always treated, o pwede mo siyang isipin na kaya ako gustong mag-4Ps kasi there's a benefit for me. May benefit para sa anak ko. Kaya ipupush ko talaga na mag-4Ps ako. Meron ding tinatawag na never treated ng mga households. Ito yung kahit offeran mo, hindi ko kailangan ng 4Ps. Ganyan. So, itong mga taong to,
posible na hindi naman talaga kailangan ng 4Ps. Ganun din ang idea na posibleng sa model, mahirap ako, pero sa totoo, sa feeling ko, hindi naman ako mahirap. Hindi ko kailangan itong 4Ps na ito. Kaya ko na sa sarili ko, ibigay nyo na lang sa iba. Pwedeng ganun. So, meron mga ganung klaseng tao. And ang ginagawa ng marginal treatment effects, ini-estimate niya yung impact para sa tatlong klase ng tao na yun. And you would think na yung mga always treated, sila dapat yung pinakamalaki yung impact. Di ba? Kasi kailangan nila yun eh. Sa feeling nila, na-assess nila sa sarili nila, kailangan ko nitong four piece. Kaya ako sasama. Okay. So, medyo technical yung mga discussions nito. If you want to read more on these topics, kindly see our papers. Meron kami mga magandang mga references doon. So, but at the core of these techniques is yung idea na meron tayong per capita income. Pwede mong i-sort doon yung mga household. Meron tayong poverty threshold. So pag nasa baba ka, yung per capita income mo, nasa baba nung poverty threshold, eligible ka sa 4Ps. Pag mas mataas ka, hindi ka masyadong eligible. And for that close bound, for ano ba, doon sa mga households, medyo magkakalapit naman yung per capita income nila sa ibang households. It's just a matter of chance. Para kang toskoy na nahulog ka sa kaliwa o kanan ng poverty threshold. So para siyang experiment. And that's what we found. Na para naman talagang balance yung characteristics nung nasa left and right for this small band of per capita income around the poverty threshold. So para siyang experiment talaga. So, yung papatagalin. At yung una namin tagutan ng who are the 4Ps beneficiaries? Una observation namin, 4Ps beneficiaries typically live farther away from education and health facilities. So, tinignan namin yung census. On average, yung mga tao ba, malapit ba sila sa elementary school, high school, health centers, hospitals? Tapos, tinignan naman namin yung 4Ps. Malapit ba sila sa mga schools, sa mga hospitals? And what we found was that in terms of elementary school, mukhang magkamukha naman yung mga general population at yung mga 4Ps households. Magkasing lapit lang sila sa mga elementary school. Eh, kasi yung elementary school naman natin is ubiquitous. Halos lahat ng barangay meron tayo elementary school kung hindi lahat, di ba? Pero in terms of high school, medyo malayo sila. 40% ng mga 4Ps households live at least 2 kilometers away from a high school. Compared sa around 30% sa general population. Health centers, mas malayo din sila. 10% yung more than 2 kilometers away from the barangay kumpara sa 6% general population. Hospitals, 80% ng mga 4Ps households live more than 2 kilometers away from hospitals compared with general population, about two-thirds lang. So, malayo sila sa mga public health and education facilities. Observation number two, they do not only reside farther away from education facilities, but their children also likely attend poorer quality schools. So, malayo na sila, parang hindi pa masyadong kagandahan kumpara sa ibang mga schools yung mga pinapasukan nila. So here, ang pinapakita namin, two proxies for school quality. Una, student-teacher ratio. Pangalawa, presence of mastery teacher. So pag student-teacher ratio, ibig sabihin yan, mas maraming tinuturuan yung teacher. Yung rin yung idea. Pag mas maraming bata kada teacher. Presence of mastery teacher, kasi sa itong ano eh, parang iniisip mo yung mga teachers, di ba? Merong progression yan. Pag mastery teacher, ibang level ka. Ganyan. So kung may mastery teacher sa school mo, ibang level yung school mo. We controlled, tinanggalin namin yung effect ng size ng school, poverty ng munisipyo, and so on. So, ito ay ano ba yung contribution lang ng having mas maraming 4Ps beneficiary ng mga students. So, as you can see, habang dumadami yung proportion ng 4Ps beneficiaries dun sa school, more likely na mas mataas yung student-teacher ratio on average. Ganun din, habang dumadami yung 4Ps beneficiaries sa mga bata doon sa mga estudyante, lumilit din yung chance na merong master teacher. So, for us, this seems to suggest na parang poorer quality lang po yung mga schools kung nasa yung mga 4Ps mga bata. Observation number three,
While many health facilities provide affirmative services, particularly for 4Ps, resources are often limited. So meron akong dalawang table dito. Yung sa taas, affirmative action towards 4Ps. So meron ba silang compliance monitoring, meron ba silang separate record for 4Ps, meron ba silang additional services? Kasi dun sa aming data, tinignan namin, meron ba silang special desk or window for 4Ps beneficiaries? Meron ba silang separate schedule? Mas mahabang opisina? Mas maraming tao? Mas maraming supply na medicine box equipment? Bumibisita ba sila dun sa mga households to check on the beneficiaries? So, 77% of the facilities na binisita namin, meron at least isa dun sa additional services na yun for 4Ps, at 6% naman yung lahat yun meron. So, meron tayong additional, usually yung mga health facilities, meron silang additional na activities or services for 4Ps. But if you look at yung kanilang mga services, yung health resources na meron sila, dito nakalista yung mga sinabi nila, sufficient naman or very sufficient yung health resources nila. So yung kabaliktaran niyan, insufficient or not very insufficient. So medical equipment, around 50% lang yung nagsabi na sufficient or very sufficient. So yung kabila, insufficient or very insufficient. Yun yung medical supplies, medicines, vaccines, doctors, nurses, midwives, barangay nutrition scholars, barangay health workers. So, even if there's additional services for 4Ps, marami dito sa mga facilities na to ay merong insufficient na mga health resources. So, observation number 4, low education households are likely to select early into 4Ps. They are always takers. Di ba kanina pinag-usapan natin yung compliance type ng mga households. Meron tayong compliers, always takers, never takers. Always takers sila yung unang nag-select into the program kasi ang idea, may benefit sa kanila, malaki yung benefit sa kanila, net benefit ng program, kaya sila nag-select into the program. At ito na nga, yung mga nag-select into the program are likely to have low education parents. So kung tinignan nyo to, meron tayong never treated, untreated compliers, treated compliers, always treated. Yung always treated, 5% lang yung mga tatay sa mga household na ito umabot ng college. 10% lang ng mga nanay yung umabot ng college. Kumpara mo siya doon sa never treated, na nasa 30% yung nag-college na nanay, nasa 20% yung nag-college na tatay. So yung mga always treated, yung mga nauna sa pila na gusto mag-4Ps, palagi nasa 4Ps, ito yung mga low-educated, may mga low-educated parents. Observation number 5, monitored children are likely direct progenies of household head. They are slightly older relative to their siblings. Their sex appear to not matter in monitoring selection. Kanina yung pinag-usapan natin, 4Ps against non-4Ps, treated, untreated. Ngayon yung pinag-usapan naman natin, within the 4Ps households, sino yung ine-elect ng household para maging monitor, ma-monitor para dun sa 4Ps at para mabigyan sila ng conditional cash grant, but sino yung hindi na ma-monitor? Okay? So, nasa loob na tayo ng 4Ps household. So, kung tingnan nyo, kinukumpara lang dito yung mga treated, tsaka always treated compliers, tsaka always treated compliers. So, yung offspring ng head mismo, anak mismo nung head ng household. So nasa 90%, 89%, 70% kumpara doon sa untreated na 60%, 80% lang yung anak ng mismo nung head. In terms of birth order, mas nauuna silang ipinanganak. So on average, kung i-order natin, rank order yung mga bata, unang pinanganak 1, dalawang pinanganak 2, so, mas nauna sila kumpara dun sa mga kapatid nila. Mas matanda na sila ng slight, pero hindi naman ganun kalayo on average. Yung kung babae ka man o hindi, babae o lalaki yung anak mo, wala kang masyadong kinalaman kung ikaw ang pipili na ipamonitor o hindi. So, observation number 6. 4Ps households may not be strategic when selecting children for monitoring. So, related to dun sa observation number 5. Tignan namin, ano ba yung mga rule na ginagamit ng mga household to select children into monitoring? And sa isip namin, at least meron tatlong rules, diba?
Una, there's rule order. Prior to 2014, ang sabi ng program ng 4Ps, i-prioritize natin yung mga batang age 6 to 14. Sila yung una nating ipapamonitor. Tapos, pag wala na, na 6 to 14, yung mas bata naman. Stringan namin. So, no, after 2014, tinanggal na yun kasi open election na ng mga bata, ng mga magulang na kahit sino sa mga anak ko, ililista ko. Walang prioritization ng edad. Akong bahala. So, sinunod ba nila yung rule order na yun na priority yung 6 to 14 during the time of their enrollment sa 4Ps? Pangalawa is birth order. Pa-prioritize ko yung mas matandang bata, yung una kong pinanganak. So, for example, dalawa lang yung anak ko, malamang yun na yung aking ipapalista sa 4Ps kasi dalawa lang naman yung anak ko. Yung pangatlo din, susunod na yun. May pang-apat pa, adi, hindi siya kasama. And sa literature naman, ang sinasabi, usually yung mga yung firstborn, sila yung on average mas mataas yung cognitive skills, mas matalino daw sila. So, pwede posible rin siyang proxy na gano'n na inili ko yung pinakamatalino kong mga pinakamatalino, pinakamagaling kong anak. So, siya yung aming alan, kumbaga. So, yon. Una, birth order. Pangatlo, payout order. Kung ako ay isang enterprising na magulang, pwede yung isipin, itong batang ito, pwede ko siyang ipaso sa 4Ps. Kung ngayon sa rules ngayon, 7 years, bibilangin ko, ito ganito kahaba yung taon na pwede siyang kasama ng 4Ps. At pwede kong bilangin, magkano yung posible kong makuha pag siya yung pinadala ko. So kung ganun yun, pipiliin mo, kung meron kang anak na nasa grade 6, yun yung pipiliin mo kasi medyo matatamaan niya yung pang high school na grant, medyo mas malaki ng konti yun, di ba? So yun ang pipiliin mo. So, tatlong rules. Pero mga rules yung ginagamit ng households. It appears na although significant naman yung correlation ng mga rules na to, para hindi siya, hindi ganun ka-strong yung correlation na yun. So, especially yung payout order. So in our minds, hindi masyado enterprising yung mga 4Ps household na hindi sila na nagsiselect ng bata for monitoring para kumita ng pera from these 4Ps. Diba? Kasi kung gusto ko lang kumita ng pera, kukunin ko yung mga batang pinaka malalaki yung ganansya makukuha ko. So, ayun. So, ganun yung idea. Pero for us researchers, ang ibig sabihin naman nito, ibig sabihin hindi ko pwedeng gamitin itong mga rules na to para ma-estimate ano yung impact ng monitoring status ng mga bata. Ang impact nun sa outcomes. So, ibang techniques ang kailangan namin gamitin. So, yun yung papaano namin tease out. Sino ba yung mga 4Ps? Ano yung mga characteristics nila? Punta naman tayo sa under what context do these program recipients benefit from the program? So, ano naman, talambuhay naman nila ito. So, observation number 7. Living farther away from school correlates with lower school attendance but not enrollment. 4Ps appear to not modify this association. In the literature, alam naman natin na kung mas malayo ka sa school, mas malaki yung chance mo na hindi ka pumasok, hindi mo matapos yung school. Recently, sa Randani kami, ganun din yung kwento ng teacher na kaya sila gumawa ng IP school kasi masyado daw malayo para sa mga ibang mga kapatid natin sa IP, yung school na meron sila dati. Kaya gumawa sila ng IP school mas malapit. So tumaas daw yung completion dun sa area na yun. Ganun din yung kwento na itong nakita namin. Na pag mas malayo ka sa school, less yung chance na mag-attend ka ng school, na pumasok sa klase, na ma-reach mo yung 85% na school attendance in the past month. That's true for elementary, junior high school, senior high school. Medyo malaki yung estimate natin. So for every 1% increase dun sa distance, nasa 8% yung reduction ng probability na ikaw ay mag-attend ng school consistently. Yung Z equals 0, yan yung mga non-beneficiary. Yung Z equals 1, yan yung mga beneficiary. Kung mapagpapansin nyo, halos pareho lang sila. So in this sense, demand side intervention yung ating 4Ps, hindi niya nabibridge yung supply side na limitations na malayo yung bata sa school. Pareho lang yung correlation ng pagiging malayo sa school. Regardless kung 4Ps ka o non-4Ps ka, mas maliit yung chance mo na pumasok ng school pag malayo ka.
Pangalawa, observation number 8. Distance and resources for health are negatively correlated with having child immunization. 4Ps may mitigate and even nullify the negative effects of such poor supply conditions. Ito medyo, ito good news ito. So we know also from the literature, so na resulta na pag malayo ka sa health facility, di mas malaki, mas maliit yung chance mo na mag-access sa mga services, parang ganun sa education. Pag wala kang human resource for health, insufficient yung supply mo ng vaccine. Ayan. So, ito na lang talaga ma-access, di ba? Kung wala kang, walang tuturok sa'yo, walang mag-vaccinate sa'yo, walang vaccine, di ba? So, kagandahan, yung 4Ps, kanina, di ba, ang sabi natin, from the impact evaluation study, walang impact sa immunization. But it turns out, if you try to tease out yung context nito, kayang i-bridge ng 4Ps yung mga limitation sa supply. For example, tingnan nyo yung distance to health facility. Pag ikaw ay non-4Ps, negative yung correlation sa pagkakaroon mo ng basic immunization. Pero pag nag-4Ps ka na, parang malapit ka lang doon sa health facility. Ganun din yung insufficient HHR supply. Pag insufficient yung human resource for health mo in that facility na malapit sa'yo, less chance nung bata na magkaroon ng basic immunization pag hindi ka 4Ps. Pero pag 4Ps ka, parang walang insufficient supply ng human resource for health. Dito, hindi nakita yung sa insufficient vaccine supply for basic immunization. Meron pa kami isang graph dun sa papel. Ang pinapakita naman, age-appropriate immunization. Ibig sabihin, yung basic immunization, ibig sabihin natulukan ng bata lahat ng required sa ating policy. Pero pag sinabing age-appropriate, natulukan siya lahat nun sa tamang panahon. So, dapat ano siya, nakaschedule. Doon naman sa graph na yung pinapakita nun, pag insufficient yung vaccine supply, mas maliit yung chance na yung bata na non-4Ps ay magkaroon ng age-appropriate immunization. Pero pag ikaw ay 4Ps, parang walang ganun problema dun sa health facility kung nasaan ka. So in this sense, nabibridge ng 4Ps yung mga limitations sa supply side. Demand side yung 4Ps, pero kaya na i-bridge yung supply side the limitations. Observation number 9, affirmative action towards 4Ps crowds in healthcare demand and not crowd out non-4Ps beneficiaries. One problem with affirmative action is that it may crowd out other people. So ibig sabihin nito, kasi meron akong additional na services para sa 4Ps, yung mga non-4Ps, hindi sila makaka-access kasi yung focus ko, yung resources ko nandun sa 4Ps. Okay? Pero pag tinignan natin yung data, hindi ganun. Ang sinasabi ng data natin, it turns out na yung pagkakaroon ng additional service for 4Ps is actually beneficial for other people in the community. Dito, titignan nyo, yung mga non-4Ps, pag mayroong additional services doon sa lugar nila, mas mataas yung chance ng mga bata na magkaroon ng basic immunization. So, it's not only good for 4Ps household, 4Ps children, but also for the bigger community. Observation number 10, 4Ps induce higher propensity of attending school among monitored children, especially older children and boys. Ito, kanina nakafocus tayo sa 4Ps, non-4Ps. Ito naman, monitored children tayo. Nasa loob na tayo ng 4Ps, yung bata ba monitored o non-monitored. And this is nothing new na document na sila nito ni Dr. Urbeta and other people using different techniques, similar techniques pero slightly different. So, habang tumatanda yung bata, mas malaki yung chance niya na mas malaki yung impact dun sa batang yun. May impact in terms of school attendance. Pag sinabi kong index children, ito yung mga bata monitored, kaya siya indexed. Okay? So, may impact siya sa complier, may impact siya sa never treated, wala siya impact sa always treated. Pabalikan ko yun mamaya. There appears to be limited impact to among children, mas bata, tsaka girls. Likely kasi itong mga bata, mas mataas na yung kanilang school attendance compared sa mas matatanda sa high school, junior tsaka senior high school. So malamang mas malaki yung impact doon kasi doon tayo medyo mababa in terms of yung baseline natin na school attendance. Observation number 11. When we look at data, it appears that there is perverse impact on school attendance of non-monitored children. So mga hindi non-indexed children, and it gets worse with age, is more severe for boys,
and appears universal across household compliance types. Again, hindi na to bago na usapan, na-raise na rin siya in previous discussions, pero siguro mamaya papakita ko saan yung bago namin. Pero here, you can see, ito yung parang probability na yung bata of a certain age is attending school. So meron tayong non-for-profit children, yun yung itim. Meron tayong index children, yung mga monitored. Okay? So pag kinuha mo yung difference na yan, na itong non-for-profit at index children, yan yung, if you think about it, para siyang impact ng for-profit. So kanina sabi natin, walang impact doon sa mga bata kasi halos magkapatong sila. So mas matanda, mas malaki yung difference ng dalawa na linya. So yan yung, dyan lang gagaling yung impact. Pero tignan nyo yung non-index children. Mas mababa siya, simula pa lang. Slight lang, medyo pareho pa din. Pero once that child, umabot siya ng high school, around 12, 11, ayan, nagsisimula na siya bumagsak. At malaki yung bagsak niya kumpara dun sa non-for-profit children. So pwede nyo isipin, ito yung impact nung ng for-profit dun sa mga batang hindi na monitor, minonitor para sa program. Ang bago dun sa analysis namin, tinignan namin ano ba yung impact niya sa never treated na household, compliant household, always treated na household, and across all these household types, negative yung impact niya pag hindi na monitor yung bata for for-profit. So, yung kapatid niya na kasama na na-monitor ay may ganaan siya sa kanya, pero yung kapatid na hindi na-monitor, negative tayo. At ito na yung aking last observation, yung aming observation. Observation number 12, children from households that always select into 4Ps, yung mga always takers natin, are not necessarily better off from participating in a program, while children from households that always select out of the program, yung mga never takers, are likely to benefit greatly from participation otherwise. So ang idea nito, kaya nga nag-participate yung mga always treated, kaya sila nauna sa pila, kasi sa tingin nila may benefit para sa kanila. Yung mga never treated, hindi sila sumama kasi parang hindi naman masyadong beneficial sa kanila. Bigay na lang sa iba. It turns out, dun sa aming estimate, hindi masyadong, walang ganung impact. Wala, yung expectation natin na sana mas malaki yung impact sa always treated, wala dun. Yung mga never treated na hindi sumama sa program, apparently pag sumama sila, meron malaking impact para sa kanila. Ang tanong bakit? Diba? So, babalik lang ako sa main message ko na program impacts vary across contexts and very important to look into these contexts. Na baka sa average walang impact, tinignan natin yung kabuuan walang impact, pero pag tinignan natin, himay-himayin natin yung mga different contexts kung nasa yun itong mga 4P households na ito, baka sa mga resource poor settings, actually, yung 4P na demand side intervention is able to bridge that supply side limitations. So, baka mas effective siya doon sa mga poor communities kung nasan sila. And with this, I want to end with four key takeaways na gusto ko sana pag-isipan natin lahat, hindi lang kami, pati kayo, when we think about the 4Ps. So, yung una naming takeaway is that 4Ps may modify, attenuate, and even nullify the perverse impacts of supply side limitations. And for us, this speaks of the need for 4Ps and its continuity. Na sana meron pa rin 4Ps kasi it's able to reach yung mga limitations na yun na kailangan pa natin i-address. But even if we have this 4Ps, dapat natin i-address yung mga limitations na yun. Kasi hindi naman lahat ng tao sa community 4Ps. So meron din mga non-4Ps na hindi nagbe-benefit dito. So kailangan din nila na improve sa supply side conditions. That's my first. Second is affirmative action towards action targeted towards 4Ps crowd in demand, at least for healthcare. One worry with these additional services for 4Ps is that it excludes other people na hindi sila nakaka-access. But it turns out, based dun sa pagtatansya namin sa data, this is actually good for the community. Hindi lang 4Ps na nakikinabang if there's additional services for 4Ps beneficiaries. Yung mga additional services na ito, nakikinabang yung mas malaking community, kahit mga hindi 4Ps. Yung pangatlo, households who select into the program are not necessarily winners. Those who select out could be winners. So ito yung aking observation number 12. And we need to understand why. Bakit yung mga
households na sana nakinabang ng malaki doon sa program. Kasi kaya nga sila pumili doon sa 4Kids kasi feeling nila mayroong benefits sa kanila. Bakit wala masyadong benefits sa kanila? At yung mga hindi pumila, ayaw nila ng 4Kids, meron palang benefits sa kanila. Bakit hindi sila sumali sa 4Kids? And finally, non-monitored 4Kids children are worse off, at least in school attendance. And this speaks about how should we go about issues like this? Kasi it violates the cardinal rule of when you have interventions. First, do no harm. Meron tayong, well, dalawa yung, apat yung ating mga cardinal rules. Dalawa doon, una, do good, di ba? Dapat may benefit itong program na to. Yun yung una kong takeaway. Pero dapat, hindi rin siya nakakasama sa ibang tao. It turns out, dun sa aming study, and this is echoed in other studies, nakakasama siya dun sa mga kapatid ng mga hindi binamonitor. So what should we do about them? And I think this speaks about the need to explore how do we deliver these benefits, these programs without harming others. So siguro ito yung mga gusto kong pag-isipan natin when we move forward, baon-baon natin itong mga observations from our studies. That's the end of my presentation. Maraming pong salamat. Thank you very much, Sir Mike. Ngayon, sa presentation ni Sir Mike, na tackle niya na yung dalawang studies natin, ano po. And the link to the studies are already pasted on the comment section sa ating Facebook and at dito sa ating chat box sa ating Zoom. And let us discuss this topic further during the open forum, ano. Again, I'd like to remind everyone to please use the Q&A box on Zoom webinar for your comments, and for Facebook Live, please use the comment section. Ano po. Do not forget to include your name and your affiliation. Now, moving on, let's enrich our conversation by inviting our esteemed discussants to share their comments and insights on the studies presented. Allow me to introduce the first discussant today, Ms. Jana Catacio or Ms. Jai. Ms. Jai brings a wealth of experience and a diverse background to our discussion. As the former president of Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid and currently serving as a board of trustee and spokesperson for the organization, she holds a pivotal role in advocating for the welfare of poor Filipino families. Additionally, she serves as a homeowner's president in her community, further demonstrating her commitment to community development. With over a decade of experience as a parent leader, and being a beneficiary of the Pantawid Pamilya Filipino program herself, si Ms. Jai po ay makakapagbigay sa atin, no, ng first-hand experience, no, tungkol doon sa impacts and challenges, of course, ng 4Ps as a program, no, para sa mga mahihirap. So without further ado, ladies and gentlemen, let us give a virtual clap to welcome Ms. Jai. Ms. Jai? Ms. Jai, naka-unmute ka po yata. Ayan, good morning po uli sa ating lahat na narito po sa ating Zoom and sa mga nasa FB po, sa aking mga kasamahan ng mga leader sa SNPP, maligayang panonood po sa inyong lahat. At ayun po, tama po ba ang itong ating IE3 is February 2017 to February 2018? Ano po? Based po doon sa binanggit po kanina ni Sir Mike. So, sa nakita ko po dito sa ating impact evaluation na ito, yung mga observation po ni Sir Mike ay I agree na meron po mga ganito po talagang observation, at tama rin po na ito po ay nagvavary sa different context kung paano po ito nagkakaroon ng impact sa bawat pamilya ng 4Ps at sa bawat pamilya rin po ng mga non-4Ps. So doon po sa mga 4Ps beneficiary, regarding po doon sa education, sa kanina po sa mga observation, napakarami po po kasing nailista based po doon sa report ni Sir Mike. At siguro akin na lang pong i-discuss yung aking pong mga nakita po na iba pong mga dapat tutukan. So yung pong impact po sa education, nagli-lead po talaga ito sa mas maayos na resources in the future. At nakita natin na yung pagkakaroon ng
mas maayos na edukasyon doon sa mga 4Ps dahil nga po ito po ay mga kondisyon na kailangan pong tuparin under po sa program. So doon po sa mga conditionalities nito, nangunguna po ang edukasyon sapagkat alam po namin at sa pagtingin po ng mga 4Ps beneficiary ay ang edukasyon po ay mahalaga po talaga para po talaga makatawid sa kahirapan. Meron din po observation na parang nagkakaroon po to doon ng negative impact doon sa mga non-monitored children dahil po dahil nga po siguro sa conditionalities ito sa program mas nabibigyan po ng prioritization yung mga monitored child. Pero based din po doon sa aming pong mga pag-survey, meron po rin kasi kaming nagawang survey sa aming datos na pinapakita rin po doon na meron din po itong malaking impact doon sa mga non-monitored children dahil like for example, yung sa akin, ako po bilang ako po ay may kolehi yung anak before, yung grant po ng education ay mas na ipa-priority po no, doon sa aking college student para po masustentuhan yung kanyang pangangailangan sa eskwelahan. Pero hindi po ito nangangahulugan na magsasuffer po yung pangangailangan ng mga monitored child na dalawa ko pang anak para po hindi po sila makapasok sa eskwelahan. At yung dahil conditionalities pa rin po ang attendance sa eskwelahan ng mga bata, kaya po ang good po talaga rito ay kahit malayo po ang mga eskwelahan ng mga 4Ps ay talaga pong sinisecure na nakakapasok po ang mga bata dahil alam naman po natin na ang kondisyon ay hindi po makakakuha ng grant kung hindi po makakapasok ng 85% ang mga batang nasa 4Ps mga monitored child under 4Ps program. Sa health naman po, nakita ko po at naobserbahan ko, meron po talaga before before pandemic po. May mga prioritization sa mga 4Ps beneficiary. So as I observe po sa aking community, meron pong mga particular na araw kung saan meron pong weighing, meron pong pag-check up doon sa mga kabataang nasa 4Ps. At the same time, sa mga eskwelahan naman po ay binibigay po ang kanilang regular every 6 months na deworming. Kung kaya nagkakaroon po talaga ng maayos na impact yung pag-access ng mga 4Ps beneficiary sa health. Ang medyo challenging lang po rito ay sa oras ng pagkakasakit ng mga 4Ps beneficiary. Meron po talagang access na hindi po nakukuha kaagad dahil nga medyo wala si doktor at absent ang ating mga doktor sa health facilities. Eh, kung sa araw na yun ay kailangan ng check-up dahil may sakit, hindi po talaga na-avail yung access ng pagpapa-check-up sa mga barangay health unit. So ito po yung challenging na meron at hindi po parang nahihirapang i-address ang ating mga lokal. At meron din po dito sa meron pa po akong na notes yung pong relationship between sa distance to school at saka yung ayun nabanggit ko naman na po kanina yung school attendance na sa mga 4Ps mahalaga po talaga na makapasok 85%. Tapos yung pagkagusto ng mga 4Ps beneficiary na ng pagpasok sa school ay napakahalaga po talaga. Kaya nakita ko po doon sa observation, based po doon sa observation na yung impact nung education dahil yung condition ay talagang tinutupad ng mga 4Ps beneficiary na makapasok sa eskwelahan ang mga batang under monitoring. Marami po talagang context na nagbabari at iba-iba po ang impact ng 4Ps program sa bawat pamilya ng household dahil una po malaki po ang impact nito sa future ng bawat pamilya sa kanilang magiging resources in the future. At pangalawa, iba rin po ang impact noong health sa mga pamilya ng 4Ps in the future dahil na-avail nga po yung health facility, health health programs
at iba pa pong mga other services sa health. At meron din po, meron po kasing mga iba pong programa na na-avail din po ang mga four-piece beneficiary na makuha ito ng mga ano ng mga pantawid member. Kaya po yung impact po ng programa ay nakita po natin na mataas po ang rate before pandemic. At siguro sa pagdating po ng ano nung wave 4 ng impact evaluation, makikita rin po natin kung gaano po kalaki yung na-face na challenges ng program mula po doon sa mga pantawid programs. At yung grants po kasi na natatanggap ng ano ng mga four-piece beneficiary, kung pag-uusapan po yung grants, talaga pong napapakinabangan po ito ng buong pamilya, hindi lamang po ng monitored child na nagpumapasok sa school. Kasi syempre bilang mahirap yung mga grants po na tinatanggap ng mga pantawid member ay talaga pong dinadivert pa nga po yan sa iba pa pong pangangailangan. Pero ang aming pong sinisecure ay talaga pong makapag-aral yung mga bata na hindi po nagsasuffer yung kanilang pamasahe, pambayad sa eskwelahan. At gayon din po sa health, talaga pong sinisecure din natin na meron pong maayos na pagkain sa hapag ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, para po dahil nga po dapat meron kang good tummy para po pagpasok mo sa school ay meron ka namang good minds. So yun po yung yun po talaga ang aming mga pinakaimportante na sinusunod mula sa programa. Marami pong nagiging benefits din kasi ang program. So yung pag-empleyo dahil nga sa programa, hindi lamang naman po naka-focus din sa mga batang nasa 0 to 18 years old yung program. Bagkus meron din po kami mga iba pang mga program na dito naman po ang aming pong mga parents, katulad po ng FDS sa Family Development Session, dito rin po ay talagang natuturuan ng pagiging maayos na pagiging magulang ang mga magulang ng mga 4Ps, dahil malaki po ang impact ng Family Development Session para sa mga 4Ps family. At sabi nga, marami pong mga basher no sa 4Ps, pero nakita naman natin na marami po talagang umaayos ang kondisyon at kalalagayan ng pamilya bago pa po nag-pandemic dahil po sa programa. At syempre, yung family development session na ito, malaking tulong din po sa mga kabataan, dahil may mga session po kung saan sila po ay natuturuan din kung paano po maging mabuting beneficiary ng programa. At sa programa din po, meron po din mga capability trainings at mga iba pa pong mga programa na nag-e-equip sa isang pamilya para po mas mabilis yung pag-exit o pag-graduate sa program. So ako nga po lagi kong pinagmamalaki na ako po ay produkto ng mga skills training at capability training ng 4Ps program, at talaga pong inavail ko yan noon nung ako po ay nasa programa pa. Ako po ngayon nga pala ay voluntary waived na po sa program. Kaya po nagsiserve po ako sa aming organization bilang Board of Trustees sa kasalukuyan na dati pong Pangulo ng SNPP. At dahil po ako ay na-equip at na-capacitate ng programa, at kasama po dyan sa aking kasama po ang aking buong pamilya, ang aking mga anak na na-equip at na-capacitate, ay talaga pong naisabuhay namin na ang 4Ps program ay malaking tulong para po makatawid sa kahirapan. Ang pagkat ng intergenerational poverty ay talagang bilang advocates po ng program, talaga pong lagi namin kinukwento sa aming mga orientation na dapat ang mithiin namin ay
paano kami makakatawid sa kahirapan sa tulong ng programang ito. So nakita po natin, meron lamang pong 7 taon na mananatili ang mga beneficiary sa 4Ps program. So dito po, maganda po itong mga intervention program na meron po ang ating pamahalaan, especially the DSWD, at ito pong mga katuwang na agency na ito ay talaga pong magtulong-tulong, yung convergence nga na sinasabi, para po mas maging maganda ang impact ng pag-graduate ng ating mga ka-4Ps. Bago po sila graduate ay talagang masigurado na hindi na po sila babalik o magbabackslide sa kahirapan dahil sila po ay natulungan through convergence ng mga intervention program. So sa nakikita ko po, itong mga observation na ito ay ano po siya, parang katanggap-tanggap naman po kung sa pag-uusapan ay sa panahon ng 2017 and 2018 po. Ngayon po ay napakalaki po talaga ng pagkakaiba ng naging impact ng 4Ps dahil nga po bunsod ng pandemya at dinagdagan pa ngayon ng ating inflation. So marami po kaming mga pakikipagtulungan para po ma-improve din yung program. Nariyan po, nag-monitor po kami ng health, yan po ay sa pakikipagtulungan ng G-Watch, ng Government Watch, at talaga pong minonitor din namin yung mga health facilities, barangay health unit, yung mga mental health center, at mula po dyan sa 3 area na binigay po sa amin na minonitor ang SNPP, yung Samar, Leyte, and Cebu, ay nakita po namin na malaki po talaga yung kakulangan sa ating health facilities, lalong-lalo na pagdating po sa mga medicine, yung mga equipment na ginagamit po para po talagang mas mapaganda ang pag-access sa health. So through G-Watch po ay nakita po namin na marami pong dapat i-improve at napakarami pong recommendation. At kabilang na po dyan yung mapataas po ang ating budget for health. Pangalawa po, meron din po kami mga initiative na tulong para po sa aming mga beneficiary na nung nakaraan po ay nagkaroon po kami ng malaking problema. Ito po yung cleansing ng listing ng 4Ps wherein na hindi po katanggap-tanggap yung pag-exit dahil biglaan, dahil nangyari nga po ang pag-assess ay before pandemic, so hindi po na-consider yung pandemya at yung inflation na napakalaking bahagi o napakalaking factor kung bakit po may mga nag-backslide na aming pong mga ka-beneficiary. Ngunit sa tulong po ng aming organization, kami po ay naglabi sa ating mga mambabatas at nakakuha po kami ng mga champions. Diyan po ay nailabi natin na magkaroon muna ng moratorium at pansamantala po nilang itigil ang pag-graduate dahil tignan muna at i-assess kung gaano po i-assess ang totoong kalagayan ng ating mga ka-beneficiary bago po sila tuluyang ipa-exit o ipa-graduate sa program. At napakabuti po ng Panginoon dahil sa ginawa po nating paglalabi, at kami po ay nag-data gathering at kami po ay gumawa rin ng sarili naming reassessment sa tulong pa rin po ng G-Watch yan. At kami po ay nakapaglabi na magkaroon po ng moratorium. So nung nagkaroon po ng moratorium ay nagkaroon ng reassessment at nagnabalik po o reverted from the program po ang halos 1 million na hindi pa naman talaga dapat makagraduate at dapat tignan pa kung ano po talaga yung kalalagayan nila. At ang sabi nga namin, yung mga intervention program ay mahalaga po ito na bibigay sa mga beneficiary habang sila ay nasa programa. Nakatulad ko po noon, habang ako ay nasa programa, naalalayan po ako ng intervention program sa pamamagitan ng mga skills training at capability trainings. Kaya po ako ay naging mas matatag at naging mas malakas pagkakataon na ako po ay nakatulong sa resources ng aking pamilya. At yun po,
Pangalawa pong, pangatlo pong tulong namin, syempre yung aming pong patuloy na pakikipag-usap at pakikipag-dialogo sa ating pamahalaan at lalong-lalo na sa DSWD tungkol po sa mga delays of payout at maano naman po ang ating ahensya na kami po ay tinutugunan sa aming mga issue at mga ano mga usapin tungkol sa corpus. Ganun din po ang ating mga mambabatas at sa kasalukuyan po ay talaga nagpapasalamat kami sa ating mga policy maker dahil patuloy po nilang tinitignan kung ano po ang kanilang magandang dapat gawin para sa pagsasaayos ng implementation. Sa huli po, dapat po mas mapaayos talaga ang ating grievance redress system ng DSWD. Pangalawa ay mas mapaigting ang implementasyon na matignan ito ng maayos at syempre nakasalalay po sa magandang implementation ng programa kung paano po mas magiging maganda ang pagpapatupad at pagpapatakbo ng Four Peace Program. Yun lamang po at maraming maraming salamat. All right, thank you very much, Ms. Jait. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan mamaya po, no? Pero kung narinig na natin ngayon ang komento mula sa isang dating beneficiary mismo, no? Magandang makuha rin natin siguro ang komento ng isang lokal na pamahalaan na siyang partner, syempre, ng 4P sa implementation nito. Kaya naman, to provide insights from the local government, we have Honorable Kate Galang Coseteng today, ano? So, Councillor Kate is a dedicated public servant and city councillor for Quezon City's 3rd District since 2016, with a background in business management from Siena College in Quezon City and executive leadership management from Cornell University in New York, USA. Her journey in public service began early as a student council president. She champions quality education, healthcare, and supports solo parents' rights. And her notable achievements include establishing the Quezon City University and the Quezon City Dialysis Center, significantly improving residents' access to essential services. Her visionary leadership continues to make a positive impact on Quezon City's community. All right, Councillor Kate, you may now take the virtual floor. Isang round of applause naman para kay Councillor Kate. Hi, good afternoon. Good morning, everyone. Can you hear me properly? Yes. Yes po, Councillor Kate. Good morning. Hi, good morning. Ang haba ng introduction. Nahiya ako. Anyway, thank you for your invitation to the Union of Local Authorities of the Philippines on behalf of Governor Kua and the National Executive Board of ULAP. It is my honor to share our reactions on the comprehensive studies entitled Conditional Cash Transfers in Resource-Poor Environments. Evidence from the Philippine 4Ps and who gets monitored among the Philippines 4Ps children and why it matters for their non-monitored siblings, which were earlier presented by PID's Senior Research Fellow, Dr. Michael Ralph Abrigo. While the 4Ps offers undeniable benefits, these studies have shed light on areas where we as local government units or LGUs can play a more significant role in ensuring its success. While on the impact of supply side factors, research by Dr. Abrigo highlights the impact of distance to schools and health facilities. Students in geographically isolated areas often struggle to attend classes regularly. Similarly, limited access to healthcare can hinder preventive measures like immunizations. LGUs can help to address issues of supply side factors by augmenting services and facilities for health and education. This may not necessarily equate to building new schools or hospitals, but rather supporting the mechanisms that are already in place.
We've also learned that distance to schools and health facilities negatively impacts school attendance and health seeking LGUs and health seeking. LGUs can bring these services closer to people by providing free transportation to and from schools, hospitals, and clinics. Transport officers can assign designated pick up and drop off spots along a set route, and we are doing this in Quezon City already, allowing for a predictable and reliable commute to reduce cost. These transport services need to run 24/7. For school transportation, LGUs can set the operating hours to coincide with the start of classes and dismissal. For travel to health facilities, LGUs can set a limited number of days, for example, Wednesdays, Fridays, and Saturdays for clinic visits. This aforementioned intervention can bring beneficiaries to the facilities, but the reverse can also be explored. If beneficiaries find it difficult to go to clinics, we can explore the possibility of bringing the health workers to them, or as they say, bringing the mountains to Muhammad. LGUs can host health days in their barangay centers where children receive immunization and deworming pills. This program can be particularly impactful for those residing in Gidas. The frequency of this type of program is subject to the resources of the LGUs, but can be a way of servicing a larger volume of beneficiaries in one go. The local government of Quezon City has been doing this program. Just this year, the Quezon City LGU, led by Mayor Joy Belmonte, conducted medical missions in various barangays in Quezon City in partnership with the Quezon City General Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital, and Philippine Medical Society of Northeast Florida Incorporated. The medical missions provided not only doctors' consultations, but also various medical and surgical procedures to the most vulnerable population of Quezon City, serving about 8,000 individuals in a week's time. The province of Quirino, under the leadership of ULAP President Governor Kua, also conducts regular outreach medical missions to its barangays, giving free health services and medicines to the people. There are many other LGUs that conduct similar activities which may be leveraged in the implementation of 4Ps. Now, admittedly, the matter of insufficient medical supplies of HHR is a chronic problem that would require long-term solutions. Addressing the issue demands greater resources that not all LGUs have, especially those who are fourth or fifth class. One possible smaller scale intervention is the greater mobilization of our barangay health workers for immunization programs. National government and LGUs can explore the provisions and top up incentives to encourage more people to volunteer as BHW.
NGAs and LGUs can also provide performance-based bonuses for highly productive workers. In this way, we may be able to mitigate some of the issues associated with lack of manpower. On the non-monitored children, another crucial point raised in the study of Dr. Abrigo concerns the unintended consequences on non-monitored siblings within four-piece households. While the program encourages school attendance for monitored children, there's evidence that it can negatively impact the educational opportunities of their non-monitored children. Despite the worrying of the four-piece on non-monitored children, we agree that discontinuation of the program should be the very last resort. We find the recommendation of the authors to monitor all children in a four-piece household quite promising. A certain level of surveillance may encourage parents to send all their children to school, but we must also understand why this issue persists in the first place. ULAP recently held a dialogue with a representative from the Department of Education who shared that some students failed to attend previous national learning camp due to lack of parental support. We must now consider if parents of four-piece household have the same kind of appreciation for schooling. In this case, we need to induce a shift in perspective through advocacy campaigns. We must communicate to the parents while school attendance is a necessity, and how education can be used as a stepping stone towards greater opportunities. LGUs can also explore implementing parental support education programs for four-piece households to encourage parents to send their children to school. These advocacy campaign or campaigns may also aid in encouraging never-treated household to join the program. And of course, it is highly likely that there are other factors influencing the disengagement of non-monitored children. We agree that further study is needed to understand these other variables. For example, are non-monitored children encouraged to work instead, since the family's cash grant is not reliant on their school attendance? Or do children lack belief in the notion that education can bring more opportunities? While on the disengagement of boy children from education, the research also reveals a concerning trend. Okay, lower school participation among boys in four-piece household. This findings highlights why must also use a gendered lens. Why we must also use gendered lens when addressing issues of non-enrollment. Previous studies have shown that boys are more likely to drop out due to an increased pressure to work. Other researchers have found that boys already face violent masculinity in the form of school bullying. In combating these issues, LGUs may find value in working with gender experts to create programs tailored to the need of boy children. Furthermore, it's crucial to harmonize the programs offered by national government agencies and LGUs.
This would allow for a seamless integration of existing initiatives such as those education and health directly into the 4Ps program. Currently, in practice, most LGUs have limited participation in the 4Ps program, primarily focusing on pre-supply side activities and beneficiary identification. We believe that LGUs can be much more than that. LGUs must be seen as partners of the national government in implementing the 4Ps, also working together to achieve its goals by empowering LGUs as true partners. The 4Ps program can achieve a more holistic and sustainable impact. LGUs can become champions for the program within their communities, fostering greater understanding and ensuring long-term success. That's basically it. Thank you very much and good morning to all of you. Thank you very much, Councillor Kate. Grabe, tama, sakto-sakto dun sa delivery si Councillor Kate. Ano po? And of course, makakasama pa rin natin si Councillor later sa ating open forum. Ano? And kanina, nag-start tayo sa comments from the beneficiary and then ngayon sa isang LGU. Ngayon naman, ang next discussant natin ay mula naman sa 4Ps mismo, no? Sa 4Ps National Office himself. Ano? And our next discussant is Mr. Augustus Lito Narab or Sir Tus. And I'd like to provide a brief introduction for him na lang muna. Ano? So si Sir Tus ay isang dedicated a public servant and a scholar, no, specializing in public administration and public sector reform at Seoul National University, South Korea. He brings a wealth of knowledge to his work. His research and paper presentations focusing on social protection and development strategies have garnered attention at prestigious international conferences such as the Korean Association of International Development and Cooperation Conference. Currently serving as the Chief of the Grievance Redress Division of 4Ps, Sir Tus has earned recognition for his exceptional academic achievements and project management skills. Furthermore, his passion for teaching is evident through his contributions as a part-time instructor at the Graduate School of St. Paul University, Philippines for over 20 years. Sir Tus, the virtual floor is now yours. Thank you very much, Sasa, and thank you very much, Dr. Abrigo, for such an informative and rich presentation. Good morning to everyone who's attending this webinar. Special shout out, of course, to my 4Ps National Program Management Office family. Pantawid Pamilya Pilipino program is continuously being corroborated as an influence to recon in keeping children in school and keeping them healthy and in changing the health and nutrition-seeking behaviors among beneficiaries. Both studies, to a certain extent, provided evidence through which the program can confidently surmise that it improved school enrollment, school attendance, and child immunization rates in a more general conditions, which had been consistent to a certain point with the findings of earlier 4Ps evaluation. Such confirmations of the positive impact of the program become significantly necessary as the program is closely being scrutinized by various oversight agencies, such as the Legislative Branch, Commission on Audit, among others. Being the top social protection intervention of the government of the Philippines for poverty reduction, social inclusion, and investment in human capital, subsequent results and findings of researchers on the influence of the program on benefiting the health and education-seeking behaviors of the beneficiaries empirically supports the comprehensive financial investments of the government. Truthfully, the operationalization of the 4Ps constitute significant cost for the government, but this is being justified by the impact to the beneficiaries. Drawing from the experiences of CCT programs of other countries, the logical framework of the program seems linear. For human capital investment to be achieved, leading to the breaking of intergenerational poverty,
governmental resources must be allocated in improving the health, nutrition, and education condition of the Filipinos through the investment in the human capital of the poor. Linear it may seem, it envisions that as children beneficiaries are able to finish high school, it increases their economic productivity to enter the formal employment workforce where they are able to earn more stable income, which eventually becomes the indication of breaking out from intergenerational poverty. As shown in the study, the characteristics of the parents of the household grantee or of the children beneficiaries indicate that they have lower propensity of reaching high school or completing college. Through the program, we are observing an increasing number of children surpassing educational attainment of their parents. However, it remains to be seen if this success of the program indeed confirms the logic of the program towards change of human capital investment in breaking intergenerational poverty. What makes both studies stand out is its veering away from the general condition through which the program impacts the beneficiaries. In essence, both studies look into the details to further inform the program for more responsive and relevant policy actions to address seemingly recurring bottlenecks. It provided empirical evidences on the recurring operational challenges of the program, thus may significantly rationalize first, the efforts and the tooling, certain aspects of the implementation, re-engineering its Pantawid information ecosystem, third, increasing the absorptive technical skills and competencies of its implementers, and lastly, and more importantly, increasing its commitment in adopting and utilizing Kilos Unlad 4P Social Case Management Strategy Framework. The Department of Social Welfare and Development at the outset simply requires for the beneficiaries to attend school and visit health centers. Contingent for the receipt of the grants, it expects beneficiaries to bring their children to schools and health centers. However, there remains to be gaps in the compliance of the students. This includes, but not limited to, age appropriateness to grade level, which deters the confidence of the beneficiary to attend school, the distance of the education and health facilities, the supply availability and quality gaps, among others. While the program strengthens the utilization of social case management in addressing the non-compliance of the beneficiary, it will never be sufficient if not complemented by the appropriate intervention or complementary response of the other external stakeholders. The concern on the availability of education facility becomes a pressing concern for high school levels. While child development centers and elementary schools are almost present to every barangay, thus making it more accessible for beneficiaries, high school facilities are always farther away. The study shows that the further away these facility, it affects the beneficiary's compliance considering the transportation costs it entails. And this transportation expense becomes a secondary priority for household consumption, especially for poorer households. This is indeed a good policy concern for local government units to have a more positive action. Considering the huge investment returns for high school level completion, especially on its potential impact on the economy, there is a need for a more serious intervention in providing transportation service for high school-aged children. This may be initiated by either the barangay or the municipal local government units. This will definitely allay the financial burden among the poor in making ends meet in keeping their children in school. Also, increasing the amount of cash grants for senior high school is an option which is currently being looked into for its viability. While the program is keeping more children in school and more children visiting health centers, there is, however, concern on supply availability of the education and health facilities. This is further exacerbated with the issue of the quality of the social service delivery along health and education. Note that this is already beyond the purview of the program and indeed requires closer intervention for both the Department of Education and the Department of Health. From the development perspective, it is a disservice to the poor to deprive them quality delivery of services. While the 4Ps of theory of change seems linear by keeping children in school, the maximization of the utility can never be attained if the facilities themselves are falling behind in the quality of service delivery.
The impact of 4Ps of keeping children in school will never be maximized if the facilities are not well equipped. Making children visit health centers will never be optimized if they can never avail age-appropriate interventions. The extent through which the DSWD can impact society by bringing them to school and visiting health center is clearly defined. Part of its strategic priority is its continuous collaboration with these national government agencies to address its supply and quality gaps to complement the efforts of the program for the poor household. The result on the impact of the program to monitored and non-monitored children of the 4Ps beneficiary is indeed timely, as it empirically supports the recent assessment and consideration of the program towards becoming more conscientious of its impact in improving the education-seeking behavior among the poor household. Unfortunately, the program did not positively contribute to the children who were not monitored for the provision of cash grant, especially for older children. While this may have been an unintended consequence, it completely agrees with the recommendation to restructure its current monitoring protocol, which will not only be limited to 3 children, but if possible, all of the children of the poor household. This may not necessarily mean expanding the coverage of the program in providing additional financial assistance, since this will really require extensive financial requirements. The proposal of including all of the children in the monitoring of the compliance of the household may potentially contribute to a more holistic education-seeking behavior among the beneficiaries. This is consistent with one of the indicators in the social welfare and development indicators, specifically on the enrollment on school of children aged 3 to 17 years old in formal or informal school. On an operational perspective, at the immediate timeline, it will indeed require additional man hours and financial resources for the administrative and logistical arrangement in capturing the attendance of children. However, in light of the fourth industrial revolution on increasing trends towards digital transformation, the interoperability of the information of the DSWD and DepEd become more imperative than ever. It prompts to further move forward the data integration, considering that the DepEd captures the monthly attendance of the students. With systems integration of both agencies, it will definitely cut down financial burden on administratively monitoring compliance of the students, and it also frees up the time for the implementers to refocus to what is more important and necessary. It will provide more opportunities for the DSWD field implementers to focus more on its social case management in addressing gaps and challenges for the non-attendance and non-compliance of the beneficiaries. Further, it allows more opportunities for both the DSWD field implementers or case managers and the beneficiaries to work together in addressing their social and economic needs and map out plans and intervention to improve their level of well-being. In conclusion, both studies came at the perfect time as it first validates the efforts of the capital development of the poor, but more importantly, supports the strategic priorities of the DSWD towards more inclusive and responsive social protection intervention. It solidifies the strengthened commitment for the utilization and integration of social case management to address the difficulties of the beneficiaries in their compliance with the program conditionalities and in improving their level of well-being towards self-sufficiency. The results of the findings are indeed worth closely looking into and will definitely be considered in informing policy and program management development. The DSWD, on behalf of the National Program Manager, the Assistant Secretary, and the Undersecretary for the NHTS and 4Ps cluster, and also the Secretary, we extend our sincerest appreciation to the Philippines Institute of Development Studies for being its important partner in providing empirical evidence as basis for the improvement and development of our program. Maraming salamat po. All right, thank you very much, Sir Tus. So para po sa mga questions natin, actually meron na tayong over 30 na questions, no, sa ating Zoom.
And medyo meron pa rin sa ating Facebook Live, ano. And before anything else, I would like to ask muna sana, no, before we move on to our open forum, I'd like to ask Sir Mike about his reactions, ano, from the insights and comments of the different of our three discussants today. Sir Mike, baka po may comments ka or mga insight from the comments of our discussant. Well, wala naman akong comment, but I'm very thankful to Honorable Kate Galang, kasi thank kay Sir Tus, kay Ma'am Jana, for reacting dun sa ating studies. Kasi tayo sa mga researchers, pwede lang tayong mangulit ng data, hindi naman, wala naman tayong programa. And I'm very thankful that they've provided their insights. Ano bang ginagawa ng LGU, ano bang ginagawa ng DSWD, paano tayo magtutulong-tulong to help yung ating mga kababayan. So marami pong salamat. Yes po. Maraming pong salamat ulit sa ating mga discussants. Sige po, let's start our open forum. Again, marami po tayong ano dito, mga questions, ano, and some of them are actually answered na rin ng co-author ni Sir Mike. And I'd like to ask all of the discussants and Sir Mike to open their cameras para makapag-start na tayo sa ating usapan. So, isa sa mga questions, ititry natin na i-summarize yung ating question kasi meron na lang naman tayong hanggang 11:30, no, para sa ating discussion. Pero isa-summarize ang ating team ang mga comments or mga reactions and questions from our participants. Pero isa muna sa una nating itatanong, ano, siguro maaaring sagutin ito ng lahat ng ating ating presenter and ating discussants. Nabanggit kanina ni Sir Tuspo, no, na there are plans on increasing cash grant. Basically kasi ang cash grant ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ng isang pamilya sa isang buwan ay aabot ng 3,000 to 4,000 yata. Kung may tatlong monitor child na nasa senior high school, kasama na doon ang health grants, tapos ang ating mga rice subsidies and other mga cash grants, ano, na ibinibigay sa mga 4Ps, nasa 3,000 to 4,000 lamang. At yun ay isa sa mga tanong kung ito ba, strategic ba na itaas daw ang cash grants para sa ating beneficiaries, or ano po ba dapat talaga ang pinaka ita-target natin na strategy in helping improve the lives of our poor beneficiaries, especially based doon sa studies, meron tayong supply side limitations, tapos meron ding impacts, no, sa ating mga non-monitored child. Sige po, siguro unahin na natin si Sir Mike, and then to follow naman ni Miss Jai, Sir Tus, and then si Counselor Kate. Go ahead, Sir Mike. Sir Mike, ayan. Sorry, Sas. Ano nga ulit yun? Sir, ang question ay, ano daw kaya yung pinaka-strategic solution, no, sa pagpapataas ng, sa pagtulong sa ating mga beneficiary sa pag-alis sa kahirapan, ano? Kasi ang nabanggit dito ay isa daw sa mga strategies ay yung pagtaas ng cash grants. Okay ba yun, o isa ba yun sa ating mga irerekomenda ang pagtaas ng cash grants, o ano kaya ang mas strategic pa na paraan para sa pagtulong sa ating mga beneficiaries? Ang hirap naman ng tanong. Kasi hindi kasi siya, if you think about these interventions, hindi naman yun isang sagot sa lahat ng tanong, di ba? Na sama-sama itong mga interventions na hindi lang ito responsibilidad ng DSWD, hindi lang ito responsibilidad ng DepEd, ng LGU. Kanina, I really appreciate yung sinabi ni Ma'am Gianna na, ano, na sa experience niya, beneficial sa kanya yung 4Ps. And I think marami naman ng mga 4Ps would really think so na beneficial yung 4Ps sa kanila. Pero paano pa natin i-improve yung health seeking, education seeking behavior nila? You've mentioned yung increase ng cash grants. Actually, meron tayong ginawang ano diyan, parang konting analysis, kasi ni-request ito ng Congress na magkano na ba yung nawala doon sa value ng cash grant, kasi kailan pa huli tayong nag-update na ginawa yung batas. What we found doon, sa presyo ng mga bilihin over the years, parang more than 20%, 30%, around 30% na yung na-slash doon sa value nung cash grant. At hindi pa time, based doon sa batas, sabi sa batas, 6 years daw, tayo pwedeng mag-suggest kailan itataas ulit, kung magkano itataas. So I guess there are many ways. One is yung cash grant.
But also, kanina diba, in-highlight din natin na pagmalayo yung school, pagmalayo yung health facilities. So maganda yung mga sinabi ni Ma'am Kate kanina, ni Sir Tus kanina, na maybe kung hindi lalapit yung school sa kanila, sila ang lumapit sa school na mga sasakyan, na be provided by LGUs. So hindi lang ito isang intervention para sa lahat. So I guess it's a whole of government, whole of society na mga interventions. Maraming pasalamat. Thank you, Sir Mike. Sige, tumatango si Ms. Jai kanina. Sige, Ms. Jai, sundan mo na po si Sir Mike. Naka-mute ka ulit, Ms. Jai. Opo. Strategically, kailangan po talagang itaas yung grants ng 4Ps kasi napag-usapan na po ito sa House, sa House of Representatives. Ito po ay natakil sa mga committee meetings ng poverty alleviation na naatasan pa nga ang PIDS na mag-suggest na kung magkano yung dapat itaas kasi nga po yung parang call of urgency na talagang hindi na po talaga sapat at hindi na tugma doon sa cash grant na tinatanggap ng mga pantawid yung grant ngayon. So yung inflation napakalaki pong factor ito. Pero syempre, yung pagpapataas po ng well-being ng mga pamilya, malaki po talaga ng involvement diyan yung convergence, yung pagtutulong-tulong po ng mga implementing agency ng ating ahensya. Kaya nga po kami ay sumusuporta no po yung expanded 4Ps ngayon, pati po yung adult education po ni Senator JV Ejercito, kung saan dito po may tatlong components na malaki po ang maitutulong sa mga pantawid beneficiary, yung entrepreneurship, alternative learning system, and skills training lead to employment. Dahil talaga naman po, pag nag-interview po tayo, ay malaki pong porsyento ang nagsasabi na kailangan po namin ay employment. Kailangan din po namin matuto sa iba pa pong mga platform na uso ngayon, katulad po ng mga online selling, yan po ay mag-lead sa entrepreneurship. At yung mga pagkatuto at pagkaunawa through informal school, yung alternative learning nga po na nakita natin na malaking tulong din po ito sa mga elderly na mga kabataan ng 4Ps na wala po yung mga out of school youth na maipagpatuloy po yung kanilang pag-aaral para in the future nga po ay sila ay magkaroon ng resources at mag-lead din po sa mga employment. So ito po, lahat ng pagtutulungan po na ito ay dapat lamang po maisaayos at siguro pag-isipan lang kung paano po ito ibibigay at at para po ma-implement para po talagang mas mapabilis yung pag-angat ng mga 4Ps beneficiary para po yung 7 years kahit hindi pa po 7 years sa programa ay pwede na mag-voluntary exit at pwede na pong mag-graduate sa program kahit wala pa pong 7 taon. So ito po ang nakikita ko pong mga tulong at mga intervention na talagang dapat ibigay sa mga pantawid members. Thank you. Alright, thank you, Ms. Jai. Sige po si Councilor Kate, baka meron ding suggestions and recommendations. Councilor Kate? Yes, can you hear me? Yes, yes, ma'am. I'm sorry, medyo sira kasi yung laptop ko, so I'm trying to work around it. As I said earlier, with regard to efficiency, LGUs can be of help. Nasabi ko rin yata kanina na kami sa Quezon City, meron kaming mga libreng mga shuttle. Meron kaming pick-up points, tapos may mga oras, 24 hours po yon na libre para po sa mga estudyante po natin. Kung malayo yung pinapasukan nila, ganyan. And with regard to sa pagtaas ng ating mga benefits, I agree with what ma'am said. May inflation po kasi tayo eh. Nagkaroon tayo ng inflation pagkatapos ng pandemic. So, yung gulay po, iba na po yung presyo. Iba rin, lahat po, iba po ang presyo, no? So, siguro po dapat po i-consider din po natin yung pagtaas po ng ating mga benepisyo. Maraming salamat po. Thank you so much, Councilor Kate. And si Sir Tus naman po, ano kaya ang masasabi niya tungkol dito? Hello everyone. Okay, if you can remember, there's this news that came out around in February where there's this meeting with the president and the secretary really made the case on
really looking into the possibility of increasing the cash grants, considering the effects of inflation as well as the rising of commodities. And part of the instruction of the president at the time is to really work closely with NEDA on really coming up with an index through which in the subsequent years, where there will be different social or political contexts, it becomes contingent for the program to make necessary adjustments on increasing its grants, because it has to make sure that indeed the program will increase or will suffice the purchasing power of the beneficiaries in relation to their health and education needs. So I think that's a strategic, that's really strategic, because we are really anticipating that there are many things that can affect the economy. So we don't want the policy to be a deterrent on our opportunity to support and help the poor beneficiaries. Thank you. Thank you so much, Sir Tus. So itong next question natin ay directly for Sir Mike, ano, and this is about doon sa ating study on non-monitored children beneficiaries po, no. Isa sa mga question doon, ano daw po kaya yung nakita ninyong variables o kung paano nakakaapekto sa education o dun sa school attendance sa mga non-monitored purpose beneficiaries, yung pagiging beneficiary ay yung hindi nila pagiging monitored child sa 4Ps. And ano po kaya daw yung maaari nating recommendations sa selection ng monitored children? Kasi parang meron po kayong mga nabanggit na noong 2014, meron tayong different selection na 0 to 6 yata or 7 years old. So ano po kaya yung maaaring strategies doon, Sir Mike? So dalawa yung insights na sinasabi niyo. Una, negatively affected yung non-monitored children. Kung maalala nyo yung 4Ps, doon sa programa, kada pamilya, tatlong bata lang yung imo-monitor. Tatlo lang din yung babayaran ng programa for the cash grant, for the education grant. So itong tatlong batang ito, pag pumasok sila ng school, check, di merong cash grant yung bata. Depende yun kung anong level ng edukasyon pumapasok. So kung elementary, high school, senior high school, junior high school mas mataas. And dun sa resulta namin, ang nakita namin, pag hindi yung bata, hindi siya kasama dun sa tatlo na minomonitor, pag medyo mas matanda na siya, siya yung unang nawawala dun sa attending school. Hindi siya pumapasok ng school. Tinignan din namin yung data. Bakit kaya? Ano bang ginagawa ng mga batang ito? Anong ginagawa nila sa oras nila? What we found out was that itong mga batang to na medyo matanda na, nawala sa school, non-monitored, nagtatrabaho sila. So, hindi sila sa school kasi nagtatrabaho sila. Mayroon din maraming posibleng dahilan din maliban sa pagtatrabaho. Sa pagtatrabaho, bakit sila nandun? Hindi namin sure, of course, kasi hindi naman namin sila nakuusap. Tinitingnan lang namin yung data. Ang naisip ko, posible kasing talaga nag-exit yung bata sa school. Kasi posible mong isipin na kung ako yung magulang, sino yung pipiliin kong bata na isasama ko sa 4Ps para mamonitor? Kaninong bata ako tataya? Ang tatayaan kong bata, yung beneficial para sa ating lahat o para sa bata at least. So kanina, sinabi ko, pwedeng payout na kasi useful yun para sa pamilya. Pipiliin ko yung bata na nasa, kung 7 years yun, yung mga nasa grade 5, grade 6. Kasi pag nag-high school sila at 7 years yung program, mas malaki yung makukuha ko dun sa program kasi mas malaki yung cash grant na high school. Posible rin na ang pipiliin kong bata, yung pinakamagaling mag-aral, yung pinakamatalino, kasi siya yung more chances na matatapos niya yung school, di ba? Sa literature, ang sabi, ang usually daw on average, ang pinakamatalino, pinakamagaling na bata, yung pinakamatanda, yung unang pinanganak. So tinignan din natin yan. Yung appears dun sa ating analysis, correlated naman siya sa pagpili ng mga magulang, pero hindi siya ganun kalakas. So posibleng meron pang ibang rason kung bakit sila pumipili nung bata, paano nila pinipili. At yung maganda yung pag-usapan sa susunod na mga siguro na studies natin. Thank you po. Thank you, Sir Mike. Si Ms. Jai, bilang dating beneficiary din naman siya, anong masasabi mo doon, Ms. Jai, doon sa kung paano nakakaapekto nga rin ang ating, nakakaapekto sa mga non-monitored child ang ating programa, no? Base doon sa resulta na binabanggit ni Sir Mike. At ano kaya yung maaari din o nakikita ninyong recommendations para doon?
Meron kasing nangyari po no yung selection of beneficiary nga po. So parang isa sa nakita kong ano no, kasi parent leader ako that time eh nung merong selection, open selection eh. Ang akala ng mga beneficiary na kapag mas bata yung pinili nila na papasok sa programa ay mas matagal silang mananatili sa programa. So, yun po yung isang nakita ko doon. Hindi nila alam kasi before 5 years, wala pa pong 7 years na pinag-uusapan. Akala nila, mas matagal silang panahon na mananatili sa programa pag yung mga pinakabata ang pinili na. To, tama rin yung sinabi ni Sir Mike na kapag sa high school, ay mas malaki nga yung grant na makukuha. So, ito naman po talaga ano. Pero, sa tingin ko naman po, yung pag-apekto dun sa mga non-monitored child, parang hindi naman po ito, sa tingin ko lang po, aking opinion, nung ako po ay parent leader, hindi naman po siya ganun ka-affected yung mga monitored child. Pero sa mga provinces, observe po talaga ito, na tumitigil yung mga eldest child para po tumulong sa paghahanap buhay at bigyan ng pagkakataon na umusad sa grade level yung mga mas batang kapatid para sa susunod siya naman yung mag-aaral para makatungtong naman siya either kung high school tatapusin niya na yung high school or mag-i-step na siya sa college ano niya, college level niya. So yun po yung mga nakita ko dati nung ako po ay parent leader at nung ako po ay nagpupunta po sa mga provinces. Yun naman po yung karaniwang sitwasyon na binabanggit ng ating mga grantee, yung mga nanay na inuuna muna yung meron din namang inuuna yung panganay na pag-aralin dahil naniniwala wala sila na kapag nakagraduate yung panganay ay mas makakatulong doon sa mga mas nakakabatang kapatid. So yun po naman. At siguro ang recommendation natin dahil yung awareness din po sa programa ng ating mga beneficiary ay dapat po na ibibigay na meron lang tayong 7 taon na mananatili sa programa. So bata, matanda, kapag na-reach po natin yung 7 taon ay maaari na po tayong mawala sa program. Thank you. Thank you so much, Ms. Jai. At syempre, gusto rin natin marinig yung yung mga ginagawang strategies din ng 4Ps NPMO Sir Tus tungkol doon sa selection or monitoring ng ating selection ng mga children to be monitored ng program at saka kung paano natin din natutulungan yung mga non-monitored siblings sa ating 4Ps households. Maraming salamat, Sasa. Ngayon ay malaking usapin ito sa 4Ps and PMO at patuloy pa rin namin pinag-uusapan at ine-explore kung ano yung mga options namin. Currently, meron ang ina-address namin ay yung mga not attending schools. Yan yung priority namin ngayon. Ibig sabihin, ito yung mga bata na dapat nasa eskwelahan sila. Kaya nga, we are really emphasizing the social case management on this one. One of the strategies that we're thinking maybe perhaps to address this, just to make sure that we fully utilize our fund, is to identify those children within the roster of the households that are actually studying that can replace those that are not studying so that they can maximize the grants that will be provided by the government. But that's a current conversation that we're currently at right now. But we also have on the side note, wanting to look into the bigger picture of really finding ways on how we can be more relevant to our beneficiaries by capturing the and monitoring the children, the non-monitored. I think that if you listen intently to what I said earlier, the time that this was published and it's being shared to the public is very, it's actually the right time because this is the time that we're putting together all of our technical documents and recommendation. And we can actually cite the study of Dr. Abrigo that the unmonitored that we have negative risk impact for the unmonitored. So meron kasi kaming usapan a few weeks ago of expanding pero marami kasi mga consideration, but with these studies we will be going back to our drawing board and present to our management what can be a good forward and they will try to look into it. Thank you so much, Sir Tus. Now, for Councilor Kate naman, marami sa ating mga comments no na natutuwa sa mga interventions ng QCLGU po no para sa mga sa paglalapit ng serbisyo sa mga tao, especially sa mga may hirap na pamilyang Pilipino. However, isa sa mga questions din dito po ay kung paano naman ito na pag-uusapan sa ULAP.
Kasi syempre, iba't ibang mga local government service, ang suporta ng isang local government service sa 4Ps ay nagbabari sa different government or local governments po. Ano. So ngayon, ano po kaya ang ginagawang pag-uusap ng ULAP para mas mapaigting natin yung ating suporta sa ating 4Ps bilang partner o primary partner ng mga 4Ps beneficiaries? Right now, meron kaming mga regular meetings. Wala lang ngayon si Governor Kuwa because meron siyang schooling sa Indonesia, but then kaya niyang or ma-explain niya further yung mga pinag-uusapan namin sa ULAP with regard to 4Ps. Thank you for acknowledging Quezon City. huwag kayong mag-alala. Sa ULAP, palagi naming i-update kayo kung anumang paraan, kung saan mang paraan na ma-update kayo with regard to 4Ps tungkol sa mga pinag-uusapan namin sa ULAP sa mga regular meetings po namin. Alright, thank you so much, Councilor Kate. And then I'll go back to Sir Mike again, ano, kasi may specific may specific question naman ulit for the study, ano. This is from Joy Aceron of Government Watch. Sabi po niya, based on your data, 4Ps nullifies impacts of supply side limitation. If so, doesn't this pose danger of perpetuating supply side constraints or bad governance? Ano daw kaya ang ano niyo doon? Masasabi po ninyo doon? Wala akong sinasabi na ano ha, na huwag na tayo magawa ng health facility, huwag natin ilapit sa ano sa tao yung mga public services natin. Ang sinasabi ng study, meron tayong mga supply limitations currently, di ba? Malalayo yung ating mga health facilities sa mga mahihirap, mas malalayo kumpara sa ibang mga households. Marami sa mga health facilities natin walang supply ng vaccine, limited yung supply ng vaccine at least during that time. Kulang yung human resource for health. And ito problema natin talaga to kasi hindi pa ako pinapanganak problema natin to. Ang sinasabi ng papel, yung 4Ps na demand side intervention, kasi ang gusto ng 4Ps, diba, erase yung health seeking, education seeking behavior ng mga households, kaya niyang i-bridge yung gap na yun. Hindi siya dinesign para i-bridge yung gap na yun. Hindi siya dinesign para magbigay ng public health facilities, ng public education facilities. Dinesign siya para pumasok yung mga bata sa school, para magpa-vaccinate yung mga bata. Pero siya, dahil demand side siya, kaya niyang i-bridge yung mga limitations na yun ng Pilipinas. Pero at the same time, ang sinasabi namin, maganda yun, na kaya i-bridge yun ng 4Ps, ng programa para sa mahihirap, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas ay 4Ps members. Diba? Merong mga tao na minalas lang siguro na medyo konting kembot na nasa 4Ps na sila, pero dun sa data ng DSWD sa listahanan, hindi sila eligible. So ito mga taong to, near poor sila, pero kailangan din nila ng mga services na yun. So kailangan natin ding i-bridge at the same time yung mga limitations sa supply side. So hindi ibig sabihin na kayang i-bridge ng 4Ps yung mga limitations sa supply side, ibig sabihin kakalimutan na natin yung supply side. Kasi importanteng elemento yon, hindi lang ng 4Ps, pero ng ating mga services para sa publiko. Thank you. Thank you so much, Sir Mike. Okay, so yung next question natin po ay tungkol naman sa pandemya. Kasi ang data ng impact evaluation natin, no, Sir Mike, na ginamit ay 2018, no, ang datas natin. At hindi kasama yung mga nangyari na, no, noong nakaraang pandemic. Na medyo nakwento kanina ni Ms. Jai na noong pandemic talaga yung mga mahihirap ay lalo pa rin naghirap. So maaaring iba na ang datas natin sa ngayon. Kung gayon, ano po kaya ang dapat strategy at dapat paigtingin, no, para ma-cushion yung ating mga 4Ps beneficiary sa mga effects ng ganitong krisis, especially ng ating ng pandemic, ano. Sige, unahin muna natin si Ms. Jai kasi kanina marami rin siyang na-i-share tungkol dito, especially that siya ay dating beneficiary. Ms. Jai? Ms. Jai, naka-mute ka po ulit.
Ayun. Ayan, ako, naku, yung pandemic na usapan. Napakalaki pong impact talaga nito na, na ginawa sa mga four-piece beneficiary. Tapos, nagkaroon pa tayo ng ano ng cleansing ng listahan, so dumating po ang delisting ng milyong household beneficiary ng four-piece na amin pong talagang hindi amin pong tinutulan, at kaya po kami ay humantong sa paglalabi sa ating mga mababatas. Actually, may mga dialogo po tayo sa DSWD patungkol dyan sa delisting, na hindi po tayo, ang SNPP po ay hindi hindi kumukontra na magkaroon ng cleansing, kasi dapat naman po talaga, dahil yan ay magandang impact ng program. Pero dahil nga po hindi, parang sabi namin dapat i-consider yung impact ng ano ng pandemic, at ngayon nga inflation kasama pa, at yung pagde-delist at pagpapa-exit or pagpapa-graduate sa program ay dapat tignan munang mabuti at dumaan sa revalidation at reassessment yung mga pantawid. At luckily po, napakabait nga ng Panginoon na dinig naman, through moratorium ay reverted po from the program ang halos million din pong mga pantawid household beneficiary na nakitang karapat dapat pa po silang manatili sa programa. So yung mga ganito dapat po nakikita natin, maganda po talaga na nare-review kaagad o nare-reassess kaagad, yearly na nga po ang hinihingi yung well-being ng ating mga pantawid beneficiary, para po nagiging tugma at akma yung pag ano yung pag-assess sa kanila kung karapat dapat na ba silang mawala sa program. At syempre, habang nasa programa, katulad po nung lagi kong sinasabi, dapat po na pag nasa level 2 pa lang yung ating mga pantawid beneficiary, ay meron na pong intervention. Hindi po yung bibitawan bigla-bigla, at yun po ay hindi magandang quality ng pagpapa-exit at pagpapa-graduate sa ating mga four-piece beneficiary. Dahil lang ang kahihinatnan po nun, sila pa rin po yung ma-identify for sure po na mga mahirap sa ating komunidad, dahil nga binitawan kaagad at hindi nabigyan yung intervention. Kaya po kami po ay very very concerned doon sa mga intervention program, dahil po malaking pag-alalay po yan para hindi po mag-backslide yung mga gumagraduate at mga nag-exit nating mga ka-beneficiary. Lalong-lalo po yung access to education, yung financial education. Sabi nga natin, napag-usapan nga po doon sa Senate last time, yung sa AICS, dahil po pag four-piece ka, hindi ka po makakakuha ng educational assistant, which is yung mga four-piece graduate na po ng mga bata, na mga 19 years old, 20 years old and up na nagkokolehiyo, ay napakahirap po talaga itong pasani ng magulang at napakabigat. Kaya po, isa po yun sa nire-recommenda namin, na talagang yung mga naka-graduate sa four-piece na mga bata at nagpapatuloy sa kolehiyo ay mabigyan pa rin po ng assistance through education, dahil napakalaki pong tulong ng educational assistance sa mga batang wala na po sa four-piece. Yun lang po, maraming salamat ulit. Thank you so much, Ms. Jai. Gusto ko rin sana itanong si Councilor Kate, no, kasi sa QC talaga maraming mga supports ang binigay, no, ng LGU, sa especially during the pandemic. So in terms of for four-piece beneficiaries, Councilor Kate, ano po ba yung mga naging strategies natin para tulungan ng ating mga beneficiaries during that crisis, during that time? We have a lot of programs, ano. Until now, tapos na yung pandemya, tuloy-tuloy yon. For example, meron kaming 500 pesos sa mga PWDs. Monthly po yon for 2 years, no? Example, isa lang yan sa mga examples. Kasama po yan sa four-piece. But we are encouraging yung mga four-piece natin sa pagdating sa livelihood, at saka ekonomiya yung pag-uusapan natin, ano? At saka sa pagsuporta sa mga small businesses nila, ng mga four-piece members natin. Kasi kung paano natin mapapaikot yung kinikita nila, di ba? At saka kung paano natin masusustain kung ano man yung kinikita nila, para masustain din yung edukasyon at saka yung health ng pamilya nila. So, yun yung mga ginagawa namin sa Quezon City. Shortcut lang yun, kasi medyo comprehensive ang programa ng Quezon City when it comes to four-piece, PWDs, at madaming mga sektor po. Halos pare-pareho po yung binibigay namin. Kumbaga yung monitoring, hindi lang isang buwan, kung hindi palagi yung monitoring po namin diyan. Tulong-tulong po kami sa monitoring, kasama po yung mga barangays.
So, at kasama rin ang aming SSDD department. So medyo ano po, madami po talaga at comprehensive po yung ginawa po ng Quezon City pagdating po dyan sa mga programa po na yan. Sama ko na rin po yung mga solo parents at saka senior citizens na hindi lang po members ng 4Ps, kung hindi may nakukuha rin po sila sa Quezon City government na 500 pesos per month. Yun po. Thank you so much, Councilor Kate. Now, kay Sir Tus naman po, no, ano po kaya yung masasabi niyo dito, no? Ano kaya yung reactions niyo dito? Pero nagsasmile-smile na si Sir Tus. Parang maraming mga interventions ang ginawa ng party. Pero later on, after that, si Sir Mike naman na magpa-provide din ng insights. So yes, go ahead, Sir Tus. Definitely sa mga interventions naman natin sa mga non-compliant at mga hindi mga namomonitor, patuloy naman natin ginagawa yan. It's really a part of the commitment of the program to really make sure all children are closely monitored. I-highlight ko lang na isa sa mga ginagamit ng program para matulungan yung beneficiaries natin ay yung nabanggit ko kaninang social case management strategy. So kung ano man yung difficulties na na-encounter ng mga bata for their compliance, they're being really assisted by their case managers. They're being referred to other organizations or other governmental institutions so that appropriate interventions will be given. I think it may seem very simple, pero yung core talaga ng social case management, masyadong malaman yan kasi talagang tinutulungan natin yung mga gaps and difficulties. Tinutulungan natin mga beneficiaries para mag-bridge yung mga difficulties nila for their compliance. Thank you. Thank you so much, Sir Tu. Sir Mike, baka meron ka rin pong i-add. Ang kwento-kwento during the pandemic was that very use, ano ba, mas mabilis yung delivery ng mga services during the pandemic for the 4Ps. Kasi yung 4Ps, merong organized sila, may listahanan, may network. So madaling na i-download yung mga anong tawag nila doon, yung cash grants during that time. At saka yung mga interventions. Pero siguro plug ko na din, tama yung sinabi ni Ma'am Jai kanina. Yung data natin is from 2017-2018, galing sa third wave before the pandemic. Pa-plug ko lang na ginagawa na natin yung fourth wave impact evaluation ng 4Ps na marami kaming masayang mga in-introduce dito sa ating bagong intervention. Isa na doon ay in-expand natin yung mga tanong about literacy. So mas malaki yung tanong natin about functional literacy. Kasi kanina nakita ko doon sa mga questions, yung social aspect naman, mga non-cognitive skills. So nagsama rin tayo ng non-cognitive skills. Paano i-measure ito sa 4Ps tsaka sa non-4Ps, na kung paano siya nabago ba siya ng 4Ps. So marami tayong mga ganitong intervention. So hintayin niyo lang po. Maybe this year or next year lalabas na. Thank you. So may mukha tayong next na webinar, no? This year or next year. So antabayanan po natin 'yan. So napakarami po natin questions, umaabot na tayo ng mga nasa 60, no, dito pa lang sa Zoom. At syempre, kailangan pa rin natin magtapos dahil hanggang 11:30 lang ang ating webinar ngayon. For our last question na lang po siguro, ito maganda yung sinabi ni Ms. Marites Maristela dito na 4Ps alone cannot support, no, yung ating impacts para sa mga beneficiaries natin, no, sa mga particularly sa mga may hirap na pamilya, ano. And so her question is, can we gather recommendations on how to strengthen strategy on convergence both at the local and national level? Ayun, so ano po kaya yung magiging strategy natin o maaaring maging strategy para mas ma-strengthen pa yung convergence para sa ating pagpapaigting at pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga mahihirap na pamilyang Pilipino. So syempre simulan muna natin siguro kay Councilor Kate. Councilor Kate, ano po kaya masasabi niyo po dito? I'm sorry, can you please repeat the question? Ang question po is how to strengthen or what are your recommendations to strengthen the strategies on convergence both on the national and local level? Ano po yung maaaring yung recommendations? Yes, ma'am, Councilor Kate?
I'm sorry, ha. But I'm going to speak on behalf of Quezon City muna, hindi sa ULAP, because we haven't talked about it. But unang recommendation ko is the commitment of the LGUs sana sa programa na ito, kasama ang DSWD natin. I'm pretty sure naiintindihan ako ni Dr. Abrigo, kasi minsan yung LGUs kasi po wala pong maganda, hindi maayos, kumbaga yung gap namin sa national. Kailangan po talaga is yung communications and yung communications and yung pagbigay po ng programa para po maging efficient is dapat po talaga kami as LGUs, as LGU, kasama po kami sa, kumbaga, well-informed po kami sa lahat ng mga ginagawa dito sa 4Ps. So, I'm speaking para po with regard to this, because para po mas maging efficient po yung deploy natin ng programa po natin. Thank you, Councilor Kate. Sige po, si Ms. Jai. Malaki po talaga yung magiging participation at magiging tulong ng local ma'am, kasi lalo ngayon i-devolve po yung ating yung program sa local. Kaya po yung CDD po na tinatawag, yung community driven development, ay isang maganda pong pamamaraan to upang mabigyan ng boses yung mga mahihirap at sa 4Ps, kasi nais po namin maging involved dito sa sa CDD para po mas mabigay namin, mas mabosesa namin, at mas malalaman ng lokal kung ano po yung problema ng mga 4Ps, at po pwede po nilang mabigyan ng intervention. Pangalawa po, dahil po yung mga mag-exit at mag-graduate ngayon ay sasaluhin po ng lokal bilang sila po yung pangunahin po talagang makakatulong doon sa mga mag-exit at mag-graduate, para po hindi na po nga sila mag-backslide. At nakakatuwa po, no, sila Honorable Kate, ay na meron pong magandang practice na ibinibigay po sa mga 4P. So, kaya po, mapapasana all ka na sana all, lahat ganon, especially po sa mga provinces, kasi sila yung medyo deprived po talaga doon sa mga intervention ng lokal, dahil naintindihan naman po natin na hindi po lahat ng lokal ay may kakayahang saluhin yung mga 4Ps graduate and exit po sa programa. So, ako po ay... Ma'am Jai? Po. Yes po, ma'am. Okay. I was looking for a right word kanina. Ang naisip ko is coordination. Parang ngayon ko lang naisip. Yun nga yung proper coordination ng LGU, yes, at ng national government. At huwag kayong mag-alala, sa ULAP po kasama po namin ang presidente ng mga barangay officials. Ayun. Okay. So sa pinakamaliit na unit po ng ating gobyerno, makakarating po lahat ng concerns po ninyo. Yes, maraming salamat po ulit, Ms. Jai. thank you, Ma'am Kate. Ayun po, magkaroon po ng boses ang mga mahihirap at mga 4Ps doon po sa lokal na pamahalaan, at sila po ay nakakapag-participate doon sa mga programa na maari pong pagtulong-tulungan para po sa, hindi lamang sa 4Ps at maging po sa non-4Ps na mga mahihirap nating kababayan. Thank you so much, Ms. Jai. And syempre kay Councilor Kate, ano. Syempre, tanungin din natin si Sir Tuz regarding doon sa kanilang strategies, ano, to strengthen the convergence naman sa both local and national. Sir Tuz? Ms. Sasa, would it be okay na I'll defer for this question, kasi the person who asked the question was actually from our office, from our assistant secretary, so she's wanting to solicit the inputs from our partners on how the convergence will be done, and we'll just be listening from it. Would that be okay? Or could you siguro provide na lang yung current interventions ninyo or yung current activities ninyo on how you are strengthening convergence both local and national? Baka you would like to share na lang din para at least alam nila na
sa 4P talaga, we are doing our best, no, para sa mapabigay ang ating serbisyo sa ating mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Currently right now, we're here in Sorsogon for the National Advisory Council, where we are doing field visits to different municipalities to really look into the status of implementation and checking into the anecdotes and experiences of both the local official of the local officials, school officials, barangay officials, rural health employees, and even the beneficiaries on how they are, what they're doing, and how they're doing in the implementation of the program. In fact, one of my inputs earlier, so that's what we're doing right now. We're actually bringing in our partners to see what's happening in the program from the national government agency, so that when we lay down to them some policy concerns, they have a better context and they will be more responsive to it. Currently, right now, they are reviewing our proposal to replace children beneficiaries to be monitored in what we are currently monitoring. And as per policy, we are supposed to monitor, we are to monitor 3 children, but there's no way to replace them. That's why right now, just to maximize our financial resources and to make sure that those unmonitored becomes monitored, there will be a replacement policy that will be discussed, and hopefully it will be concurred by the TWG, and they will provide more rich input so that we could integrate. We are seeing local government through different levels of advisory councils. We are laying down all of our problems, and they're providing complementary resources. And there are other negotiations that are underway. Yun yung ginagawa naming efforts para ma-increase namin talaga yung convergence in different different stakeholders. Right. Thank you so much, Sir Tuz. And I'd like to recognize din pala si Asik Maristela, no? So, galing pala sa kanyang question natin. So si Asik Maristela po ay under DSWD. Hello po, Asik. And sige, go, back to you, Sir Mike. Sige po, go ahead. Thank you so much, Asik, for your very difficult question. Sasagutin ko based dun sa research na ginawa nila Dr. Albert about 5-6 years ago. I remember kasi kasama ko sa fieldwork. They had a project with DSWD looking at the convergence strategies ng DSWD during that time. And from there, maraming mga insights dun sa papel na yon that could be looked into. Pero sa experience namin, when we were doing FGDs, talking with people sa LGU, mga MSWDO, there appears to be, we need to appreciate yung mga tao dun sa capacity, dun sa roles, tsaka yung settings na meron sila. What we found was that, at least sa mga LGU sa pinuntahan namin, maraming may puso. Gusto nila yung ginagawa nila. Gusto nila i-reach out yung mga tao. Gusto nila makatulong. Unfortunately, ang dami natin gustong gawin. Nag-iisa siyang opisina doon. Nag-iisa siyang tao doon sa isang opisina na yun. So I think and that leads me to maybe kailangan natin mag-invest sa tao. We need to have them yung training for the skills that they need to be able to do the things that they need to do. Pero also kailangan natin ng warm bodies. Kasi gusto natin, ang dami natin gustong gawin, di ba? Ang dami natin programa, pero nag-iisa yung tao. So hindi niya naman nabibigyan ng focus lahat ng mga kailangan niyang gawin, gusto niyang gawin. During that time, parang yung isang MSWDO, parang 400, 500, even the 4Ps na yung case officer, parang 400, 500, 800. But I know DSWD has done a lot of things to address many of these issues. Alam ko na napababa nila yung mga ganung issues eh. Pangalawa, gusto ko yung sinabi ni Councilor Kate kanina, na there needs to be communication across offices, across different levels, saka even horizontal. Kasi meron tayong mga blind spot. Even as researchers, meron tayong mga blind spot. Hindi naman lahat alam natin, di ba? So iba, katulad kanina sinasabi ko na yung mga non-monitored children, on average, hindi maganda yung outcomes kanila, especially yung matatanda. Pero hindi ganun lahat ng experiences ng ibang mga 4P households, di ba? Meron tayong kanya-kanyang dala sa hapag ba. Iba-iba yung insights natin. And maybe when we talk about this, we'll know more about
yung kalagayan ng ibang tao? Ano ba yung mga restrictions nila, limitations nila, and their strengths? So paano tayo magko-converge? Kasama din dito siguro na yung mga different offices need to own these programs. Sinabing 4Ps, DSWD yan. Pero hindi lang naman DSWD yung kasama dyan, di ba? Dahil importante yung LGU, importante yung DEP, importante yung DOE sa lahat ng ito. Importante yung mga households, yung mga community leaders, yung community mismo. And finally, ipo-plug ko na kasi researcher tayo dito. I think we need to have research, more research on these topics. Kasi tulad ng ginawa na Dr. Albert back in 2018 yata, yung 2017. Process evaluation. Saan ba may bottlenecks? Paano ba natin i-improve itong mga ito? Kasi pag nagkakwentuhan lang tayo, tinitingnan natin yung kwento ng isang tao at isang tao, kwento ng buhay nila yon. Pero pag pinagsama-sama natin to using research, magandang data, magandang techniques, malinis na pagkakagawa, siguro maging fruitful yung mga recommendations natin in the future. So marami pong salamat. Thank you so much, Sir Mike. Parang yun na yung closing statement ni Sir Mike. Pero hingiin ko ulit po ang inyong closing statement kasi na 11:30 na tayo and we have a lot of unanswered questions pa and but sana ay medyo na summarize natin no yung iba sa mga topics natin or yung mga concerns talaga major concerns na nasa Q&A box natin dito sa Zoom. So with that, I'd like to ask Sir Tus muna for his closing statement no bago tayo magtapos ng ating webinar. Sir Tus? Maraming salamat, Sasa, and I think we are deeply thankful to the Philippine Institute of Development Studies at lalo-lalo kay Dr. Abrigo. Sabi ko nga kanina, napaka-timely ng pag-issue ng result na to kasi nandun na kami sa proseso ng pagsisinsin ng i-ensure namin na lahat ng mga children beneficiaries ay talagang mamomonitor or titignan kung paano natin masaserve itong mga batang to kahit mamonitor man lang or may make sure na pumapasok sila sa eskwelahan. And at the end of the day, the impact of 4Ps beneficiaries should not only be limited to the monitored children but the entire roster of the family members. So again, we're looking forward for the upcoming releases of the Impact Evaluation 4 and other subsequent studies that will be coming out of it. And rest assured, the management of the 4Ps is really supportive of this kind of studies, and they're really curious about it, and they're so excited to look into the details so that they can use this as a springboard for policy actions for improving 4Ps in general. Thank you. Thank you very much, Sir Tus, also for participating and joining us today. And now, Councillor Kate, any closing statement po? Like what I said earlier, currently in practice, most LGUs have limited participation. I just would like to tell you na nandito lang kami, yung LGU, para tumulong, i-bridge yung gap between the national government agencies at saka kaming mga local government agencies para po makapagtulungan po tayo, makapag-coordinate ng maayos para mabigay po natin ang best service sa mga tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much din po, Councillor Kate. Ayan, ang dami napapasana all talaga sa ating mga participants ngayon. And syempre kay Ms. Jai, for your closing statement, please. Yes po. Maraming salamat po una sa PIGS, no, sa invitation po ninyo at kami po ay nakapagbahagi dito sa programa. At pangalawa po ay mahalaga po talaga yung pag-study ng ating programa dahil ito po yung isang way din po o platform na kami po ay nakakapagbahagi at kami po ay nakakalahok para po maibigay ang aming pong mga recommendation din at mga suggestion para po sa mga maayos at mga po pwede pang expand na mga estratehiya para po sa pagpapaganda ng implementation ng 4Ps program. At mag-lead po ito sa mas maganda at mas epektibong programa na makakatulong po sa pag-alleviate ng mga 4Ps beneficiaries. So yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Ms. Jai. And finally, Sir Mike, for closing statement po. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa lahat ng nandito, nakinig, nagtanong, naki-issue. So dito sa usapan natin ngayong umaga,
Siguro sa para sa akin, kung may maalala kayong isa dun sa apat na gusto kong key takeaways at mapag-usapan nyo yun, kung nasan man kayo, madala nyo kung nasaan kayo. Naging effective na ako ngayong araw na to na nakipagkwentuhan sa inyo. So, ang gusto naman natin lahat ay maging mapabuti yung ating mga kapwa Pilipino. So, marami pong salamat. Magandang umaga. Thank you very much, Sir Mike. Bigyan naman natin ng virtual claps ang ating participants, ang ating presenters ngayong araw. Ano. At unfortunately, yun nga lang ang ating oras ano, sa ating discussion today. But before we officially close the program, i-announce ko lang po ang mga nanalo ng ating raffle winners. Ano. Yung PIDS, every webinar ginagawa natin ito, nagsaselect lang kami randomly ng mga raffle winners. At magbibigay kami sa inyo ng maunting, maliit na na token of appreciation for joining us today, for being active for today's webinar. So from Zoom, we have Joy Aceron from Government Watch. And then from UP Manila, we also have Jose Emmanuel Junyo. And then from Facebook, si Miss Presil Untal from Barangay Ubo, Negros Occidental. Ano. Congratulations! And ang PIDS Tech Team po ay magko-coordinate sa inyo after this webinar. Once again, we appreciate your attendance today. The speakers' presentations will be available on the PIDS website at www.pids.gov.ph/events. And you may also copy the study from the link provided in the chat box from Zoom for the Zoom participants and links in the links in the comment sections for the Facebook participants. And we also like to request your feedback sa ating webinar today. You may answer our feedback form through clicking the survey link sa inyo pong sa inyong chat box, sa ating chat box, or doon sa ating comment section dyan sa Facebook. Ang e-certificate po ay automatically ipoprovide once you answer the feedback form. And now, we also request everyone to keep in touch with us. Follow us on PIDS Facebook, Twitter, or X, YouTube channel for more updates. And also feel free to visit our websites for more information. Ayan. So we hope to have you again in our future events. Kindly visit our pids.gov.ph/events to know more details about our upcoming events. Ayan, meron po tayong dalawang upcoming events sa Mayo at inaasahan po namin ang inyong partisipasyon. Alright. Sa pagtatapos po ng ating webinar, again, gusto po natin pasalamatan ang lahat ng ating speakers, discussants, lahat ng organizations sa dumalo, lahat ng mga national government agencies sa kanilang partisipasyon. At inaasahan po namin na makakasama po namin kayong muli sa ating susunod na talakayan. Yun lamang po at maraming salamat at magandang umaga pong muli sa inyong lahat.